Kailangan sa mga batang manunood. Super Radio 594, laging naka-alerto, servisyo, totoo. Easy Double B, kapuso nyo sa radyo. Walang pinigilingan, walang pinoprotektahan, servisyo totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag maaasahan. Easy Double B Super Radio 594, kapusong Pilipino, lahat Super Radio. Easy Double B, servisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, servisyong totoo lamang, walang iwanan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, servisyong totoo lamang, walang iwanan. Easy Double B Super Radio. Andoy! Good morning! Nawawala si Andoy. Oras po natin, alas 5.32. Gadamaga po sa inyo. Good morning! Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga, Metro Manila. Andito pala sa tabi ko. Ito na, balita na tayo! Narito ang headlines ng mga balitang gumagalaw. Mga balitang gising na gising. Buhay na buhay. Mahigit sa pisong taas presyo sa diesel at halos pisong dagdag presyo sa gasolina at kerosene. Epektibo na ngayong araw. Farm gate price ng palay buhaba na ngayong nagsimula na ang alihan ayon sa grupo ng mga magsasaka. Department of Agriculture, tiniyata walang epekto sa lokal na supply ng karneng baka at kalabaw ang ipinataw ng importation ban mula sa ilang bansa dahil sa banta ng lump skin disease. Senado tiniyak na hindi mabadaliin ang pagtalakay sa economic provisions ng 1987 Constitution at wala rin term limits sa mga politiko na pag-uusapan. Mga grupo na nagsusulong ng paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas, binabantayan ng pambansang pulisya dahil sa posibleng paglabag sa konstitusyon. China, tinawag na irresponsable ang aligasyon na tinangka ng Chinese hackers na pasukin ang email at website ng ilang ahensya ng pamahalaan ng Pilipinas. Oras natin, radyo na, TV pa! Wow! Si Melo del Prado, panalo! Alas 5.34 na po ng umaga. Epektibo na ngayong araw ang panibagong malakihang dagdag presyo sa produktong petrolyo. Ipatutupad ng Petron, Flying V, Sea Oil, Shell, PTT Philippines, Uri Oil, Jetty Petroleum at Petrogas. Mamayang alas 6 ng umaga ang piso at 50 sentimo na taas presyo sa kada litro ng diesel. Habang 75 sentimo naman ang kanilang dagdag presyo sa kada litro ng gasolina. Ang Petron, Flying V, Sea Oil at Shell ay meron ding 80 sentimo na taas presyo sa kada litro ng kerosene. Mamayang alas 4:01 ng hapon naman, epektibo ang kaparehong oil price increase ng clean fuel. Habang una nang nagpatupad kanilang hating gabi, ang Caltex. Buhaba na ang farm gate price ng palay ngayong nagsimula ng anihan. Ayon sa grupong Sinag o Samahang Industriya ng Agrikultura, nasa 25 hanggang 27 pesos kada kilo na ang bentahan ng palay mula sa dating 28 hanggang 30 pesos. Pero ayon kay Jason Kainglet, Executive Director ng grupo, dahil kaayon
ani pa lang ay susunod sa susunod na buwan pa ito posibleng maramdaman sa mga pamilihan nangangamba ang sinag sa posibleng epekto ng tagtuyot sa supply ng bigas sa bansa. Sa Western Visayas, mahigit sa 2,000 hektaryang palayan ha ang apektado ng El Nino. Sa ulat ng GMA Regional TV 1 Western Visayas, sa Negros Occidental ay mahigit sa 100 hektarya naman ng palayan ang apektado. Tiwala naman si Agriculture Assistant Secretary Arnel Dimesa na sasapat pa rin ang supply ng bigas sa bansa kahit may El Nino dahil maliit na porsyento ng palayan ang apektado ng tagtuyot. Oras natin, radyo na. TV pa alas 5.35 na po ng umaga. Naniniwala ang Department of Agriculture na kayang maibaba sa 70 pesos hanggang 80 pesos ang presyo ng kada kilo ng bangus sa Laguna de Bay. Sa monitoring ng Department of Agriculture, nasa 150 hanggang 240 pesos ang presyo ng kada kilo ng bangus sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Sa Kamuning Market sa Quezon City, nasa 160 hanggang mahigit sa 200 pesos ang presyo ng kada kilo ng bangus, depende sa laki. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel Dimesa, inatasa na ni Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang BFAR of Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para pag-aralan kung paano mapatataas ang produksyon ng bangus. Samantala, hanggang 30% naman ang inaasahang ibababa ng presyo ng galunggong dahil sa open fishing season sa Palawan. Sa ngayon, 200 pesos hanggang 320 pesos ang presyo ng kada kilo ng lokal na galunggong sa Metro Manila na mas mahal sa imported na 180 hanggang 260 pesos. Pero ayon kay Roderick Santos, Pangulo ng Association of Fresh Fish Traders of the Philippines, sa Marso pa inaasahang bababa ang presyo ng sariwang galunggong dahil kasi simula pa lang ng open fishing season. Buwaba na ang presyo ng sibuyas sa ilang palengke. Sa Commonwealth Market sa Quezon City, nasa 100 pesos ang kada kilo ng sibuyas mula sa dating 160 pesos hanggang 180 pesos. Pero tumaas ang kamatis sa 120 hanggang 140 pesos mula sa dating 60 hanggang 80 pesos. At ang kalamansi na 80 pesos na mula sa dating 40 pesos hanggang 50 pesos. Sa monitoring ng Department of Agriculture sa mga palengke sa Metro Manila, nasa 80 hanggang 140 pesos ang kada kilo ng kalamansi, habang nasa 110 hanggang 140 pesos ang kamatis. At ang sibuyas ay nasa 80 hanggang 160 pesos. Samantala, mahigit sa 2 piso kada piraso naman ang ibinaba ng presyo ng itlog sa Commonwealth Market. Oras natin, radyo na, TV pa, alas 5.38 na po ng umaga. Tiniyak ng Department of Agriculture na walang epekto sa lokal na supply ng karneng baka at kalabaw ang ipinataw na importation ban sa Libya, Russia, South Korea, Thailand dahil sa banta ng lumpy skin disease. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel Dimesa, hindi naman umaangat ang umaangkat ng karne ng baka at kalabaw ang Pilipinas, kundi mga buhay na baka at kalabaw lang at mga byproducts nito. Tiniyak din ni Dimesa na sapat ang supply ng karne ng baka at kalabaw. Una nang sinabi ng kagawaran na wala pang naitalang kaso ng nakamamatay na lumpy skin disease sa mga bansa, sa mga hayop sa ating bansa. Kinakapos na sa tubig ang sakahan sa bansa, ang ilang sakahan sa bansa na umaasa lang sa ulan o rain-fed. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel Dimesa, nakaantabay na ang cloud seeding operation ng ahensya at namahagi na rin sila ng ilang small-scale irrigation project. Hinihikayat din nila mga magsasaka na subukan ang pagtatanim ng crops na hindi nangangailangan ng maraming tubig. Naglaan din na niya ang Philippine Crop Insurance Corporation ng pondo para matiyak ang tulong sa mahigit sa 100 magsasaka mula Enero hanggang sa Hunyo ngayong taon. Mayroon din anyang halos 500 milyong piso na inilaan sa mahigit sa 200,000 na magsasaka na pwedeng maapektuhan ng El Nino. Oras natin, radyo na. TV pa, alas 5.39 na po ng umaga. Mel Del Prado sa Super Radio DZWB. Ang Super Radio Stations Nationwide, sinisigurado ang mabilis na paghatid ng headlines, breaking news, at mga special coverage sa ating mga kababayan. Ito ang GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Chloe, hindi kami pwedeng manahimik lang. May asawa yung boyfriend mo. Kaya nga hindi ko siya mapakilala sa inyo formally. Dahil kabit ka. Love, die, repeat. Love, ano makahanap si Chloe ng katulad mo, no? Weeknights, 10:50 p.m. Alam nyo bang sinara ang camp na to may 20 years na? Si Jason.
Nabuhay raw. You can't run nor hide from the masked monster. Friday the 13th, Tuesday, 8 p.m. on G-Flix, on GTV. This 2024, heroes will continue to rise for a bigger season 99 and a historic season 100. This is your NCAA. Mahusay yan, hinamagic niyang financial statement sa BIR. Loyalty comes at a price. Whistleblower, Tuesday, 3:15 p.m. on GTV. Natin radyo na TV pa! Wow! Si Melo Del Prado? Panalo! Alas 5:42 na po ng umaga. Tinawag ng China na irresponsable ang aligasyon at tinangka ng Chinese hackers na pasukin ang email system at internal websites ng ilang ahensya ng pamahalaan ng Pilipinas. Sa ulat ng GMA News Online, sinabi ng tagapagsalita mula sa Chinese Embassy na malisyoso at inakusahan ng walang batayan ng ilang opisyal ng pamahalaan ng Pilipinas at media ang China na nagsasagawa ng cyber attack laban sa Pilipinas at umabot pa sa pag-ugnay sa mga hindi pagkakaunawaan sa South China Sea. Tinututulan at pinipigilan umano ng China ang anumang uri ng cyber attack alinsunod sa batas. Una ng dilinaw ng Department of Information and Communications Technology o DICT na hindi nila iniugnay sa gobyerno ng China ang tangkang pangahak sa website ng Overseas Workers Welfare Administration. Ayon kay DICT Undersecretary Jeffrey E&D, ang malinaw lamang ay na-detect sa China ang internet protocol o IP address ng mga hacker, partikular na sa loob ng network ng China Unicom. Ang China Unicom o China United Network Communications Group ay isang Chinese state-owned telecommunications company at isa sa tatlong malalaking telecommunications company sa China. Super Radio! Hindi mamadaliin ng Senado ang pagtalakay sa economic provisions ng 1987 Constitution. Sa pagdinig ng Senado sa resolution of both houses number 6, sinabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri na walang kailangang habulin na timeline. Tiniyak ni Senator Sonny Angara na chairperson ng Senate Subcommittee on Constitutional Amendments na economic provisions lang ang pag-uusapan, partikular ang foreign participation sa public services, advertising at edukasyon. Walaan niyang usapin ang term limits ng mga politiko sa resolusyon. Ang ilang bumalangkas o framer ng konstitusyon, gaya ni retired Supreme Court Justice Adolfo Ascuna, ay pabor na tanggalin ang restrictive economic provisions sa saligang batas. Hindi naman pabor dito ang isa sa mga framer na si Attorney Christian Munso dahil hindi naman nabanggit ang tsatsa noon bilang paraan upang maabot ang target ng Administrasyong Marcos para sa ekonomiya. Wala din na niyang pangailangan ngayon para dito ay at hindi humingi ng tsatsa mga foreign investor na nangakong mamumuhunan dito. Inungkat din na sinabi ng Pangulo noong nakalipas na taon na pwedeng magawa ang mga reforma sa bansa nang hindi binabago ang konstitusyon. Nagbabala naman si retired Supreme Court Chief Justice Hilario Davide Jr. na posibleng magdulot pa ng mas malaking problema kung baguhin ang economic provisions. Super oras natin, radyo na. TV pa, alas 5:44 na po ng umaga. Super radyo! Binabantayan ng PNP ang mga grupo na nagsusulong ng paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas dahil sa posibleng paglabag sa konstitusyon dahil sa pagiging seditious. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., maaaring magresulta sa gulo kung matutuloy ang secession ng Mindanao. Kabilang umano sa kanilang binabantayan ang posibilidad na mayroong malabag na batas sa mga nagbibitiw ng salita ukol dito.
binigyang din ang Department of National Defense na isa sa tungkulin nila ang pangalagaan ng integridad ng teritoryo ng bansa gaya ng nakasaad sa konstitusyon at ipatutupad ito hindi lang sa usaping panlabas kundi maging sa usaping panloob ng bansa. Halos ganito rin ang posisyon ng Department of Justice na tutol sa anumang tangkang sirain ang integridad ng teritoryo ng bansa alinsunod sa saligang batas. Kontraan nilang secession sa prinsipyo ng demokratikong lipunan gaya ng nakasaad sa konstitusyon. Samantala, tutol din dito ang Union of Local Authorities of the Philippines, League of Cities of the Philippines at ang League of Provinces of the Philippines. Pinag-aaralan ni Camiguin Governor Xavier Romualdo na magsampa ng kasong sedition laban kina dating Pangulo Rodrigo Duterte at Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez kung mahuwi sa gulo ang panawagan nilang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Kabilang kasi ang nabanggit nilang tumultuous o magulong paggamit ng puwersa o pananakot o anumang ilegal na paraan sa mga nabanggit na revised penal code ng revised penal code sa krimeng sedition, ito ay kung gagamitin ito sa mga sumusunod. Pagpigil sa pagpapatupad ng batas o pagdraos ng eleksyon, pagpigil sa gobyerno o mga opisyales nito na gampanan ang kanilang tungkulin, pagdulot ng pagkamuhi o paghiganti sa mga opisyal ng pamahalaan o sa isang pribadong tao o social class, pagsira sa sinumang tao, munisipalidad, probinsya o gobyerno o sa mga ari-arian nito. Kung mag-uudyok naman na gumawa ng mga nabanggit, inciting to sedition naman ang tawag. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang komento ni Duterte hinggil dito habang sinabi na naman ni Alvarez na inaako niya ang responsibilidad sa kanyang mga ginawa at handang harapin ang kahihinatnan nito. Balikan natin ang headlines ng mga balitang gumagalaw. Mga balitang gising na gising. Buhay na buhay. Mahigit sa pisong taas presyo sa diesel at halos pisong dagdag presyo sa gasolina at kerosene. Epektibo na ngayong araw. Farm gate price ng palay buhaba na ngayong nagsimula ng anihana ayon sa grupo ng mga magsasaka. Department of Agriculture, tinitaw walang epekto sa lokal na supply ng kanimbaka at kalabaw ang ipinataw na importation ban mula sa ibang bansa, ilang bansa dahil sa banta ng lumpy skin disease. Senado, tiniyak na hindi mamadaliin ang pagtalakay sa economic provisions ng 1987 Constitution at wala ring term limits sa mga politiko na pag-uusapan. Mga grupo na nagsusulong ng paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas, binabantayan ng pambansang pulisya dahil sa posibleng pagdabag sa konstitusyon. China, tinawag na irresponsable ang aligasyon na tinangka ng Chinese hackers na pasukin ang email at website ng ilang ahensya ng pamahalaan ng Pilipinas. At yan po ang kabuuan ng mga balita. Ako po naman ang inyong lingkod. Wow! Si Melo del Prado? Panalo! Standby na, standby na, standby na! Eto na po, mga kapuso. Hala! Kaganda. Presyo ng imported na bigas. Mas mura kumpara sa lokal na bigas. O, doon na tayo. Masarap ba yung imported? Ati Sen, kaysa sa mga lokal? Eh, depende. Depende sa bayo. Good morning! Depende sa pagkakabayo. Pagkakabilad. Alagato, standby. Tuesday nyo, standby. Double B bantay bigas pa rin. Mau de la Cruz, standby. Sa mga tagarian sa Las Piñas, sino ang gusto ng libre? Libre cremation. Good morning. Manny Vargas, standby din. Si Inim Parabelo at si Isa Abentanyo Mali, alas 5.48 na po ng umaga. Radyo na, TV pa. Melo pa! Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Pagbabalitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyo totoo lamang. Super Radio DZWB. Hindi pa huli, hindi pa titina. Super Radio DZWB. Prime Time. Alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga. Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Alas 6:30 hanggang alas 7 ng umaga. Joel Reyes Abel at Melo del Prado sa Pango na! Bayan! Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Joel Reyes Abel at Melo del Prado sa Super Balita sa Umaga. Nationwide! Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Rowena Salvacion at Joel Reyes Abel sa Saksi sa Double B. At alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Arnold Clavio at Connie Ciso sa One-on-One. Walang personala. Pagbabalitang walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan. Serbisyo totoo lamang. Super Radio DZWB. Prime Time!
This 2024, heroes will continue to rise for a bigger season 99 and a historic season 100. This is your NCAA. Dito nyo mahanap ang mga ulat ng malawak na kinalap mula sa bawat rehiyon ng Pilipinas. Dito ninyo malalaman ang makahalagang impormasyon na kakailanganin ninyo para sa buong araw. Dito, tiyak nyong maasahan ang pagbabalitang pinagkakatiwalaan. Buong pwersa namin ihahatid ang mga balitang komprehensibo at tapat. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Ito ang GMA Regional TV News, dahil local news matters. Alam nyo bang sinara ang camp na to may 20 years na? Si Jason, nabuhay raw. You can't run nor hide from the masked monster. Friday the 13th, Tuesday, 8 p.m. on G-Flix on GTV. You're watching Double B TV on GTV. Sa Super Radyo DZ Double B. Mga congressman, saka yung mga nagtatrabaho, mga kawani po ng Batasang Pambansa, House of Representatives, magandang umaga po. Good morning! Musta po kayo, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga, Metro Manila. At naman sila special mention, yung mga taga-Kamara de Representantes. Ebe, pag napasyal po kayo dyan, o baka pwede nyong ipagpaliban ang pagpunta nyo dyan kung meron kayong mga, may mga transaksyon kayo dyan dahil sa medyo mahirapan kayo dyan. Naka-heightened alert po sila dyan eh. Ang seguridad po nila nakataas dahil nakatanggap daw po ng mga bomb threat dyan sa House of Representatives. Meron daw po nagbanta sa ilang hindi pinangalan ng kongresista na bobombahin ang House of Representatives. Kaya nung isang araw kahapon, no, ay nakataas na po ang kanilang alerto dyan. At siniseryoso nila ang banta na yan. Lalo na't mainit ang mga usapin tungkol sa mga mambabatas ngayon. Diba? Hindi lang mambabatas na nasa House of Representatives, pati sa mga senador, mambabatas kongreso sa kabuuan sapagkat umiinit yung pirma. Hindi naman natin sinasabing may kaugnayan doon, no ha? Pero nag-iingat na rin sila. Hindi alam, hindi tiyak kung may kinalaman sa charter change ang banta, mga kapuso. Super Radio! Pero ngayon, maganda ang ating balita. Melo Del Prado sa Super Radio DZW. Karamihan dito maganda maliban sa presyo ng isda. O kaya napapa-aliluya si Andre. Super Radio! Aliluya! Ito po, mga kapuso. Pakinggan po natin tungkol sa itlog. Bumaba ang presyo ng itlog. 2 piso ang binaba. Sa bigas, medyo gumaganda-ganda si Alang Gatos. Depende sa inyong pagtingin. Sapagkat kung kayo mahilig sa imported na bigas, sabihin nyo, aba, magandang balita ito. Pero kung kayo tagapagtaguyod, tagapagtangkilik ng ating lokal na bigas, sasabihin nyo, nagmamahal yata yung lokal na bigas. Nagmumura kasi yung imported na bigas. Ayun. Ano pa? Sibuyas. Bumaba ang presyo ng sibuyas. Super mga Radio. Kapuso. Melo Del Prado. Prado. Sa Super Radio. DZW. So far, monitored natin yung ilang farmlands sa Nueva Ecija, sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, and even Bulacan. Pag hindi naagapan, magiging significant yung drop sa production. Tinatanong namin yung mga nagdi-deliver sa amin. Sabi nila, wala naman daw tayong aanihin. Wala daw tubig. Kaya daw tuyo daw yung mga tanim. Kaya wala daw maaanin na lokal. Ganon ha. May balita kasi.
Dahil sa sobra ang pasok ng mga imported na bagas dito, kumita naman tayo doon sa rice tariffication law. Pero yung ating lokal na bigas, yun naman ang naapektuhan. Dahil malaki yung area na nataniman, hindi siya nakikita na malaki ang epekto. Mas marami na ho ang supply natin. In a few weeks lang ho, makikita ninyo biglang sa compressor. Ano yan? Bababa pa po. Hanggang ano po yan, April. Marami kasi na yung itlog. Itlog, bigas, sibuyas. Super Radyo. Isda mamaya. Melo del Prado. Ito na. Sa Super Radyo. DZWB. Ito na si Alan Gatos, mga kapuso. Alas 5.55 at 55 segundos na po. Wow! Si Melo del Prado? Panalo! Presyo ng imported na bigas, mas mura na kumpara sa lokal na bigas sa Mega Q-Mart. Huh? Kumusta na, mga kapuso? Alan Gatos, Alan G! Super Radyo! Maganda kahit na papaano, Kuyang Beno, na may mga pumapasok na magagandang balita. Kahit na sa gitna ng napakarami na basta tamang balita na nangyayari sa paligid natin, Kuyang Beno. Isipin mo na lang, mas mura na ngayon ang imported na bigas kumpara sa lokal. Ito ay patay sa pag-iikot natin dito sa Mega Q-Mart at pakikipagkwentuhan natin sa ilang may pwesto ng bigas. Ayon nga dito kay Mang Nards, Sara, magpwesto ng bigas dito sa Mega Q-Mart, talagang mas mura na ngayon yung kanilang ibinebenta na imported na bigas kumpara sa lokal. Yung dati-rati lang kasi na 1,350 na kada 25 kilos na sapo ng bigas na galing Thailand, eh ngayon ay 1,250 pesos na, Kuyang Melo. Ibig sabihin, may bebenta na nila ng 54 pesos. Mas mura ito kumpara dun sa 56 pesos na lokal na bigas na ibinebenta nila dito, Kuyang Melo. Ibig sabihin, mas mataas ng 2 piso ang lokal na bigas kumpara sa imported. Ang paliwanag sa atin itong si Mang Nards, talagang marami raw ang dumarating na imported na bigas ngayon. Gaya nung naka-impact yan, na mga supply dyan, na may Vietnam, may Thailand, na bigas, na nabili niya sa may bahagi ng Intercity Bulacan. Ayun. Ang binabanggit sa kanya, talagang kapag bumababa ang imported na bigas, mapipilitan din ang lokal na bigas na magbaba ng presyo dahil kung hindi, hindi sila mabibilhan o hindi mabebenta ang lokal na supply, Kuyang Melo. Kaya nga, nararamdaman din daw nila yung pasampu-sampung piso kada sako na pagbaba ng presyo ng imported o ng lokal na bigas, Kuyang Melo, kaya pala, na ibinibenta dito sa Q-Mart. Alan, kaya pala apektado na rin yung farm gate price ng lokal na palay natin. Bumaba na daw. Bumaba na. Kung dati-rati nasa 27 hanggang 30 pesos yung kada kilo ng palay, sa ngayon, nasa 25 pesos na yung pinakamura na bentahan ng palay ng mga magsasaka natin, Kuyang Melo. Kaya talagang mararamdaman pa yan. At sinasabi nga nitong si Mang Nards, baka mas mararamdaman pa yan na bumaba sa mga susunod na araw kung tuloy-tuloy yung pagbaba ng presyo ng imported na bigas, Kuyang Melo. Ganito pala ang sitwasyon, Alan, ano? Para nasusubaybayan lang tayo, na nasusundan tayo ng mga kababayan natin. Mababa ang presyo na, bumababa ng presyo ng imported na bigas dahil marami ang imported na bigas ngayon. Tama ba yon? Tama. Okay. Ito na binabanggit sa atin, Kuyang Melo. Oo, ngayon. Dahil nga sa nagsaraw yung supply ng imported, bumababa yung presyo dahil marami ang supply at yung lokal na bigas natin na tumataas nung mga nakalipas na linggo, ngayon napipilitan din na magbaba dahil nasa, kung hindi, matatalo sila ng imported. Ayan. At yung epekto rin dun sa mga magsasaka natin, apektado na rin, Kuyang Melo. Ayun pala naman. Pakinggan natin yung tinig nung nagbebenta ng bigas dito sa Mega Q-Mart. Medyo bumababa ang bigas natin gawa ng bumababa yung imported Sumasabay yung local rice. Sa presyo pababa, kaya lang, mas mataas pa rin yung local kasi imported. Yun ang, ano yun, ang sistema ng lakaran ng bigas. Hindi siya talaga mababa, pero matindihan natin pagdating ng talagang harvest time siguro itong rice.
Ayun naman. Ayun. Pagdating daw ng harvest time, eh baka sakali, mas bubaba pa ng gusto yung local na supply, Kuyang Pedro. Ay, pero yung siyempre, yung mga magsasaka niya na local, itong ating mga kababayan, medyo aarayan. Siyempre, liliit ang kita nila. Pero may ganito, may balitaan, Alan, na kasi yung pagpasok ng mga imported na bigas, ayan eh, may taripang mataas. Ay, totoo yan? Oh, yung rice tarification, kung tawagin natin. Di ba mayroon tayong batas tungkol doon? Rice tarification law. Eh ngayon, may magandang balita naman. Pero hindi pa ito final sapagkat kinakala pa yung kumpletong datos tungkol dito. Na ang ating rice tariff collection ngayon ay nasa 30 billion pesos para sa 2023. Itong nagsarang taon, 2023. So, di ba ang RTL, yung rice tarification law, yung kikitain dyan, ipamumudmud, itutulong din sa mga lokal na magsasaka. Di ba ganun yun, Alan? Pero nun, parang may kundi ako nagkakamali, yung RCEP o yung Rice Competitiveness Enhancement Fund na ginagamit dyan para puntuhan yung pagpapalakas ng produksyon ng ating lokal na palay o bigas, Kuyang Belo. Yun yung inabangan natin para mas makinabang yung ating mga magsasaka. Kanina, pinutahan na rin natin, mahal pa rin ang kalamansi at kamatis na ibinibenta rin dito sa bahagi ng Mega Q Mart. Ako sa Alangat sa GMA Superadio, this is Double B. Dapat ito. Kamatis. Super Radio. Mahal. Melo del Prado sa Super Radio. DZ Double B. Alas 6:01 na po ang oras po natin sa buong Pilipinas, mga kapuso. Eto na po, magtanim ay di biro. National Rice Program ngayong 2024, binuhusan ng pondo ng gobyerno. May pera eh. Galing sa rice tarification program. Eto na, Tuesday nyo, Nanay Tuesday. Good morning. Super Radio. Binuhusan nga ng pamahalaan ng 31 bilyong piso ang National Rice Program ngayong 2024. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gagamitin ang pondong ito para pag-ibayuhin ang mga programa tulad ng production support, extension services, research and development, at irrigation network services. Ayon sa Pangulo, patuloy din gagamitin ang pondo mula sa Rice Competitiveness Enhancement Program, Enhancement Fund, RCEP. Upang palakasin ang hanay naman ng mga manggagawa at mga magsasaka. Malaking bahagi anya ng pondong ito ay gagamitin sa pamamahagi ng makinarya tulad ng tillers, tractors, seeders, threshers, rice planters, reapers, dryers, at marami pang iba. Ako si Tuesday Sagunyu ng GMA Super Radio DZWB. Dapat totoo. Super Radio! Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Ayun po mga kapuso, ating balita. Okay, maya-maya makausap natin si Mr. Danny Fausto, President, Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated. Usapang pagkain tayo. Yan, itong pagkain na ito. Paano tayo itong ating bansa kung walang pagkain? Ay, di ba? At asa lang tayo sa iba. Yun daw pong Department of Agriculture ay naniniwala na kayang maibaba sa 70 pesos hanggang 80 pesos ang presyo ng kada kilo ng bango sa Laguna, di ba East? Ay, kasi ngayon nasa 150 hanggang 240 pesos ang presyo ng kada kilo ng bango sa ilang pamilihan sa Metro Manila, sa Kamuning Market sa Quezon City, 160 hanggang 200 pesos ang kada presyo po kilo ng bangos, depende sa laki, mga kapuso. Presyo ng sibuyas, bumaba. Alas 6:03, mamaya-maya po ay meron tayong mga reports sapagkat ngayong araw na ito naman, meron naman tayong, ang tawag dito, pagtaas na naman ng presyo ng mga produktong petrolyo. Oo, pagtaas. Oo, bago na naman po ito. Pero may survey na kahit ganito ang ating sitwasyon, marami po sa mga Pilipino, 59% ang kontento sa pamalakad ng Administrasyong Marcos. Alas 6:04 na po ang oras po natin sa buong Pilipinas. Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Makikibalita po tayo mga kapuso. Nasa linya po natin Mr. Danilo Fausto, President, Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated. Mr. Fausto, magandang umaga po. Kadani, good morning po. Hello. Magandang umaga, Kamelo, at saka sa iyong mga taga-subaybay. Opo, alam namin na kayo po involved sa dairy o production. Kumusta po ang ating industriya po? At may balita kasi na yung bak at kalabaw ay merong mang sakit, ano, lumpy skin disease daw po ito. Meron na ba dito sa Pilipinas ito, Kadani? Wala pa tayong nababalita na merong
pumasok na, no? Mababuti naman at naabatan ng ating Department of Agriculture yung pagpasok niya, yung lumpy skin disease, yung mga bukol-bukol sa ulo, sa kanta, no? Parang pigsa yan eh. Opo. Pagka puputok, siyempre sugat. Hindi naman masyadong kamamatay, pero siyempre hihina ang production mo dahil may iniinda yung baka at kalabaw. Opo. Sa baka at kalabaw lang naman, hindi naman lumilipat sa tao yan o sa baboy. Opo. At hindi nakaka, hindi masama yung karne, hindi apektado yung karne at gatas sa tao, no? Pagkain. Mm-hmm. Galing so, daw ito, galing daw sa ano to, kagat ng lamok. Opo. Mm-hmm. Yung mga sucking insect, yung mga langaw, yung buskito, tsaka yung mga tawag dito, yung karapata, yan opo, yung mga iwasan. Eh, mapiprevent mo naman niya kung tama yung management mo, yung quarantine system mo, nag-spray ka ng paligid mo para yung mga insects na yan eh, hindi magdala ng sakit. Oy, pero Kadani, meron tayong importation ban dahil dyan. Apektado ba tayo yung ating supply po dito ng karneng baka at kalabaw? Hindi naman dahil matagal na rin tayong hindi nag-i-import ng live animals dahil sa FMD naman, foot and mouth disease. Pero yung mga live cattle natin ang gagaling ng Australia, New Zealand, wala naman silang sakit ng LSD, no? Unless yung sa binan nga ng country dahil sa World Organization for Animal Health. Opo. Dahil sa Libya, Russia, Thailand, yan. Mm-hmm. Nagkaroon lang epidemic yan sa Cambodia, sa Myanmar, at sa Bangladesh. Yan yung mga lugar na hindi naman talaga tayo nag-i-import ng live na baka at kalabaw dyan sa mga lugar na yan. Mm-hmm. Pero paano natin masisiguro kung di nga live pero yung mga byproducts niyan, ini-import naman natin, Kadani, baka apektado yun. Kung hindi pasok naman dito yan. Sa LSD, hindi apektado yung karne at gatas. Hindi opo, apektado nung LSD. Opo. Yung LSD kasi yung virus. Mm-hmm. Ang problema doon, wala kasing gamot dyan eh. No? Walang bakuna, walang ano, tribalal. Kaya ang mga mangyayari dyan, puproteksyon na yung secondary disease at infection na mangyayari. May antibiotika, spray mo na. Spray mo yung sugat ng ano, ng antibiotic para ano, para mga 6 months makaka-recover naman siya. Opo. At saka ako kunti lang naman ang namamatay diyan sa LSD pero talagang yung production mo. Opo. Kasi pababa talaga yung kung ka ikaw ay fattening o ay hindi rin masyadong kakain yung hayop, hindi lalaki masyado kain ng kaukan. Tapos yung gatas ay pababa ang production. Eh tayo ay wala namang 1% ang production natin ng gatas at yun nga inaangal natin at kung pwede buhusan ng konting pera, ang budget para maparami natin yung ating gatas. Mm-hmm. Eh, kasi $1.5 billion dollars yearly ang ating ini-import na gatas. Wow. Eh, kung mapapalakas natin yung gatas, eh, mga 36,000 farmers, yung dairy farmers natin nationwide, eh, matutulungan natin yan. Kung may gatas ka, wala ka lang hirap dahil kumikita ng 10 hanggang 15 mil yung isang farmer sa gatas lang pag may baka ka o kalabaw na ginagatasa. Malaking bagay pala yun. Okay. O dito tayo, Dani, siguro naman alam nyo na ito. Ang BOC ngayon, Bureau of Customs, may preliminary data na sila. Nagpapakita na ang latest figure daw dito sa tariff collection natin sa bigas, 30% higher than last year na 22.8 billion. Ano bang usapan dito sa rice tariff figure? Paano makikinabang ang mga magsasaka dito? Ang normal ginagawa natin dahil sa batas eh yung 30 billion na ngayon yung record eh. Alam namin ano. 30 so, billion. Oo. 30 billion ang nakolekta ng taripa. Oo. Yung 10 billion niyan yung sa RCEP ano, yung sa mechanization, yung sa ating seeds, training at saka credit no. Yung balance na 20 billion normally yung above the 10 billion binibigay nating ayuda. Kung ibigay mo man yung 5,000 piso sa mga farmers na beneficiaries based on the RSBSA, yung listahan na registry system ng farmers. Oo. Eh mga 12 billion 'yan. So may 8 billion pang pupwede. Mm. Doon sa original spirit ng ating RTL. Mm.
pagka lumagpas ka sa 10 billion, meron kang diversification. Pwede sa high-value crops. Mm-hmm. Yung ating high-value crops, pinakamaliit ang budget, 1.9 billion lang out of the 5.7 trillion. No? Mm-hmm. Budget ng agriculture, which is 191 billion, nasa 1.9 billion lang yung ating high-value crops. Mm-hmm. Involved dyan yung mga kalamansi, mm-hmm. yung kape, yung ating mga ibang kakao, no? Malunggay, yung durian, ayan ang mga hindi nagbibigyan ng tulong. Maaari sana yung sobra do sa 10 billion ibalik do sa original spirit ng batas. Mm-hmm. Huwag nating bigyan ng puro ayuda, bigyan natin ng sa production ng farmer. Huwag nating bigyan ng isda, bigyan natin ng pangisda yung magsasaka. Mm-hmm. Para sila ay talagang sustainable yun. At pag long term yung kanilang benepisyo, hindi yung one time na bigyan mo ng ayuda ubos agad. Ubos ka agad kuti ko hindi sasabong yan maubos yan ay kung yan ibibigay mo sa kanilang pagsasaka sa production baka tumaas kasi maganda presyo ngayon ano maganda presyo ng palay farm gate price dati 16 17 pesos na palay kumikita na kami ngayon of course bababa na yan dahil papunta na sa pag-ani no may panakanakanang umaani bababa na siguro ng 25 26 yan ang farm gate price maganda pa rin yan ang benchmark natin 23 eh napakagandang presyo kaya lahat na iinggan niyang magtanim ng palay. Ganun din na si sibuyas. Dahil sa ganda ng presyo ng sibuyas kanong isang taon, lahat ngayon nagtatanim ng sibuyas. Sobra ngayon ang magiging sibuyas mo. Mura na nga daw sibuyas ngayon, madani. Bababa ang sibuyas dahil sa dami na nagtanim. Sa BCH, umakyat ng 40% ang taniman ng sibuyas. Oo. 1,477 hectares. Nasa 12,000 hectares na ngayon ang tanim na sibuyas dyan sa Nueva Ecija. Eh di sobra-sobra ang sibuyas. Ang inaani natin last year is 251,000. Oo. 262 lang kailangan mo. So kulang na mga 11,000 lang ang diferensya. Ano? Eh sa ngayon taon na to, palagay ko, sobra-sobra. Ang tingnan natin, yung bawang. Kasi pag nag-isa ka, eh hindi lang naman sibuyas eh, siyempre bawang at sibuyas siya pag nagigisa ka. Hindi tayo nagtatanim ng bawang. Yung bawang kasi bigyan ng panahon at ng atensyon para mataas na at mapataas naman natin dahil 93% ng bawang natin iniimporta natin. Ito po. Okay. Eh parehas ang puhunan niyan, ang sibuyas at bawang, parehas din ang presyo sa merkado niya. Eh kaya parehas din ang lugar na tinatamna ng bawang at sibuyas. Oo. Wala nagtatanim ng bawang dahil maliit ang harvest ng bawang. Nasa 2 tons lang tayo, 2,000 to 4,000 na kilos. Ang sibuyas nasa 14 hanggang 15. Nagsisibuyas sila, napapabayaan yung bawang. Eh kung sobra-sobra lang sibuyas, sa bawang ay, naman. Magbawang naman at parehas din naman ang ano, tingnan yung planting material ng bawang. Tama, tama. Okay. Kahit yan, meron tama sobra tayo sa RTL. Mm-mm, yan. 30 billion yan. Mm-mm. Pwedeng buhusan yung mga high-value crops natin ng pera. Mm-mm. So, Madani, ibig sabihin yung RTL, Rice Tariffication Law, sa tingin nyo tagumpay po ito dahil malaking koleksyon natin? Yung pagkuha ng taripa, magandang bagay yan dahil yung nakukuhang taripa, binubuhos dun sa produkto na dapat puntahan. At maliwanag naman sa batas na yung 10 bilyon ay pupunta sa pagpapalago ng ating palay. At may sobra pa. May malaki sobra, nasa 20 billion ang sobra. Na magagawa naman tingin natin ibigay dun sa diversification na sinasabi. Huwag tayong puro bigas-bigas, ano? Mga nasa almost 50% ng budget ng agriculture nasa bigas sa pagpapano ng palay. Paano yung iba? Yung isda, yung aquaculture, yung ating high value. Ibigay doon. Ibigay man dyan at bigyan ng atensyon. Para ang pagkain naman natin, balansyado naman dapat ang nutrition natin. Puro bigas. Ano? Okay. Sige po, Madani, salamat po at naliwanagan tayo. Posibleng tumaas pa yung 30 billion. Hindi pa yata tapos ang paggalap ng datos, ano? Tingin ko, nandyan na yan eh. Yan ay ba yan? Yung data, nakita ko yung data na 30 billion siya. Opo, ayun na pala yun. Sige po, good morning po. Salamat po sa inyo sa panahon.
Salamat. Oh. Apo, gandang umaga. Gandang umaga po, Mr. Danilo Fausto, President, Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated. Tumara tayo mga kapuso, text connect 0917-594-5941 ang ating Twitter. Ngayon po ay X at DCBB na mga maliit na letra ang ating TikTok naman ay at DCBB. Na mga maliit na letra ang ating FB naman ay Super Radio DCBB 594 kHz. At mga kapuso, huwag pong pahuhuli sa mga malalaking balita. Yan. At saka sa mga talakayan, sa mga issue. Mga isyong malapit sa sikmura at sa kabuhayan ng mga tao, mag-subscribe na sa YouTube channel ng DCBB. Magtungo po sa at DCBB 594, yung pong DCBB ay lowercase letters, mga maliit na letra po yan, 594 sa YouTube at mag-subscribe. Yan na, maraming salamat po mga kapuso sa inyong patuloy na pagtangkilik. Alas 6:15 na po ng umaga, radyo na, TV pa! Melo del Prado sa Super Radio DCBB. Mga kapuso, gusto nyo bang makatipid sa binabayarang bill ng kuryente? Ito ang ilang kuryentipid tips. Buksan ang mga bintana at hawiin ang mga kurtina upang makapasok ang hangin sa bahay. Bunutin sa pagkakasaksak ang appliances na hindi ginagamit. Huwag iwanang nakabukas ang ilaw na hindi ginagamit. Kung bibili ng appliances, iyaking energy efficient ito o mababa ang makukonsumong kuryente. Gumamit ng mga LED o energy efficient na bumbilya. Kung gagamitin ng aircon, itakda ang thermostat nito sa 25 degrees Celsius. Magkuryentipid na tayo, mga kapuso! Naninigitan tayo sa ating samahang walang iwanan. Maraming salamat for making GMA Radio number 1. ECWB 594 and Barangay LS 97.1 number 1 in Mega Manila for 2023. Barangay FM number 1 sa Baguio, number 1 din sa Dagupa. Ang Super Radio at Barangay FM number 1 din sa Iloilo. Number 1 pa rin mapagkakatiwalaan para sa inyo mga kapuso. Pagod ka na ba sa buhay at naghahanap ng swerte? Baka ito na ang chance mo na manalo ng mga papremyo. Manood lang ng Black Rider sa GTV 9:40 PM gabi-gabi. Mag-selfie habang nanonood at i-post yan sa aming social media pages. Baka ito na ang swerteng babago sa kulay ng buhay mo. Alam nyo bang sinara ang camp na to may 20 years na? Si Jason, nabuhay raw. You can't run nor hide from the masked monster. Friday the 13th, Tuesday, 8 PM on G-Flix, on GTV. Louie, hindi kami pwedeng manahimik lang. May asawa yung boyfriend mo. Kaya nga hindi ko siya mapakilala sa inyo formally. Dahil kabit ka. Love, die, repeat. Love, ano makahanap si Chloe ng katulad mo nung? Weeknights, 10:50 PM. Thank you.
19 na po ng umaga. Wow! Si Melo del Prado, panalo! Chachahin mo, baby! Super Radyo! Saan yung chacha dyan? Patugtugan natin ang pampasiglang bilang musikal ito, mga kababayan natin. Ayun. Eh, meron pong may pagdinig doon sa Senado sa Resolution of Both Houses number 6 tungkol sa planong pag-amienda sa ating saligang batas na ang sinasabi ni Senator Sonny Angara ay kanyang tinitiyak na economic provisions lang ang pag-uusapan, partikular ang foreign participation sa public services, advertising at edukasyon na para sa mga mambabatas naman natin sa House of Representatives ay malabnaw. Yan lang? Ganun sila eh. Lalo si Congressman Joy Salceda at isen, yan lang? Wala daw usapin ang term limits ng mga politiko sa resolution. Eh, yung mga framer ng ating 1987 Constitution, inimbita. Ano ba pananaw nila dito? At iba-ibang kanilang pananaw, mga kapuso. Halimbawa itong retired Supreme Court Justice Adolf Fascuna, isa sa mga framer yan ng saligang batas. Pabor siya natanggalin ang restrictive economic provisions sa saligang batas. Ayon. Si Attorney Christian Munsod, mga kapuso, isa din sa mga bumalangkas ng saligang batas natin, hindi siya pabor dahil hindi naman nabanggit ang chacha noon bilang paraan upang maabot ang target ng Administrasyong Marcos para sa ekonomiya. Meron nga po mga pag-aaral eh sa University of the Philippines, mga profesor na sa political science, sa ekonomiya, mga kapuso, na nagsasabing hindi naman kailangan. Pwede yan sa legislation at saka mga policy intervention lang. O okay na yan, madadali yan. O wala daw pangailangan na yun para dito at hindi humingi ng tsatsa mga foreign investor na nangakong mamuhunan dito sa Pilipinas. O si retired Supreme Court Chief Justice Hilario Davide Jr. O isa rin po ito sa mga bumalangkas dyan sa ating 1987 Constitution. Sabi niya, posibleng magdulot pa ng mas malaking problema kung babaguhin ang economic provision. Yan. Ito po, pakinggan natin sila. Super Radio, mga kapuso. Melo del Prado sa Super Radio DZW. Pambungad na bilang musikal na pampasigla. Bangra! Good morning! Yahoo! We will not be falling into a trap on any deadline. It cannot be rushed like any regular bill that is just approved without thinking. Approved without thinking. There is absolutely no mention, as already mentioned earlier, of any charter change in the Philippine Development Plan 2023-2028. It should not be in the Constitution. It should be in an ordinary legislation. Economic provisions should be flexible to meet changing times in the economy. When it comes to the time for voting, they vote separately for the obvious reason that the members of the Senate are smaller than the members of the House. Amendments to or revision of the Constitution at this time would be a lethal experiment, a fatal leap, a plunge to death. It would be a chacha dance to the grave or to hell. Yung pag-attract natin ng foreign investors, hindi problema ng konstitusyon yan. Problema ng pagkukulang natin sa batas at kumpiyansa nila sa ating sistema ng hustisya. Super Radio! Melo del Prado sa Super Radio DZW. Doon daw sa batas ang pambansa complex ay mahigpit ang paglalatag na seguridad doon. Bakit? Alamin natin kay Isa Vendanyo Mali. Isa, good morning, Isa. Super Radio! Kuya Melo, asahan yung tuloy-tuloy na mahigpit na seguridad sa batasang pambansa. Ito'y makaraan nga na kumpirmahin ni House Secretary General Reginald Velasco na nakatanggap ng bomb threat yung ilang mga kongresista na hindi naman niya binanggit yung mga pangalan. Pero ang binabanggit niya, nakadepende sa liderato ng Kamara kung hanggang kailan magtatagal itong tinatawag na heightened alert status sa buong batasang pambansa. Kinuha natin yung panig ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, ngunit sinabi ng kanyang kapo na wala pang statement. Humingi naman na pang-unawa si Velasco sa mga posibleng maapektuhan ng pinaigting na seguridad sa batasan complex na kapareho anya ng ipinatutupad tuwing State of the Nation Address o SONA ng Presidente. Base na sa nakuha nating dokumento mula sa Office of the Sergeant at Arms,
yung Legislative Security Bureau ay nasa heightened alert at ipatutupad yung mga sumusunod. Mahigpit na vehicle inspection, ito'y sa North Gate kung saan may K-9 unit na mag-i-inspeksyon. Yung food deliveries at katulad ng motorcycle services ay hanggang North Gate, North Screening Facility. Yung speaker's rear parking ay cleared dapat mula sa anumang hindi otorisado mga sakyan. Meron ding quick response team o QRT, yung PNP at security team ng kamera sa bahagi ito ng IBP Road. Magsasagawa rin ng security inspections tuwing gabi at makikipag-ugnayan sa mga barangay para sa kinakailangan assistance, lalo na sa posibleng pagbigat ng daloy ng trapiko dahil nga sa pinaikting na seguridad pagpasok ng mga sakyan sa loob ng Batasan, Pambansa. Ang binabanggit ng section kahapon, maglalabas siya ng formal na memo, pero kahapon ay hinintay nga namin buong araw yung memo na ito, pero hindi pa nailalabas or hindi pa naibabahagi sa media. So siguro today ay maibibigay na sa amin yung kopya ng memo patungkol nga dito sa heightened alert status sa Batasan, Pambansa. Ang ganun pala kabusisi ngayon dyan, daming aso, no? Ay, oo. Nasubukan ko yung kahapon, Kuyang Melo, nung papasok ako sa Batasan, Pambansa. Kasi before, kapag papasok halimbawa yung sakyan, yan man ay sa media o ordinaryo man, titingnan lamang ng mga security guard, hihingi ng ID, lalo na kapag hindi naman hindi accredited, halimbawa na media, hihingi ng ID, tapos hindi naman ang daan mo palabas, di ba? So ngayon, kailangan dumaan ka muna doon sa tent, may tent doon sa bahagi ng North Gate, tapos doon sa tent na yon, dadaan yung sasakyan mo dahil tingnan nga ng K-9 unit, i-check yung sasakyan, particular yung bahaging likod ng sasakyan, at kapag naman na-cleared na, pwede nang pumasok ng tuluyan doon sa Batasan. Ay, mo, kaya yung mga motorsiklo, napansin ko taga Kuyang Melo, hindi na pinapapasok, kasi ang sabi ni Sergeant kahapon, bawal nang mag-standby doon sa harap ng mga gusali, anumang gusali, sa loob ng Batasan, Pambansa. Ay, hindi naman pwede sabihin na babaliwalay mo eh. Kasi naalala mo, may pagsabog na nangyari dyan. Tatanda mo si Wahab Akbar, yung congressman dyan ng Basilan. 2007 yan. 2007, Batasan, Pambansa bombing. Oo, may namatay nga dyan si Wahab Akbar. Kaya naman sabi nga ni Secretary Velasco kahapon, hindi na basta-bastang babaliwalayin yung mga banta. Saka ilang kongresista nga raw yung nakatanggap, maliban na kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ako si Savendanyo Mali ng GMA Super Radio DCWB. Dapat totoo. Super Radio Melo del Prado sa Super Radio DCWB. Aray! Aray! Nako! Daming aso sa Batasan, Pambansa, no? Daming asong nagbabantay ng ilang jeepney driver, hinabaan ang oras sa pamasada para kumita sa gitna ng walang prenong pagtasang presyo na naman po ngayong araw na ito ng produktong petrolyo. Mark Makalalad, Mark, good morning! Super Radio! Tama ang ilang mga jeepney driver para kahit papano ay madagdagan ang kanilang kita dahil kasi sa walang prenong pagtasang presyo ng produktong petrolyo ay nababawasan na ang kanilang kita na inuuwi sa kanilang mga pamilya sa mga nakapanayam ng Super Radio DSWP na mga chuper. Dito sa Marcos Highway, kanilang sinabi sa atin na hinahabaan na lamang nila ang oras ng kanilang pamamasada. Sa katunayan, sinasaga na lamang umano nila ang matinding traffic at tumal ng dating ng mga pasahero at iniikutan nila yung kanilang ruta. No? Kung dati, nasa 4-5, may iba ginagawa, 5-6, depende sa nakasanayan nilang mga biyahe na batid na ngayong araw ay 1 peso and 50 centavos ang dagdag presyo sa kada litro ng diesel. At 75 centavos naman ang dagdag sa kada litro ng gasolina at 80 centavos naman ang dagdag sa kada litro ng kerosene. Ito na ang ilamang sunod na rigo na may dagdag presyo sa produktong petrolyo. Wala nang pagkaampat yan. Kaya yung mga car maker, yung Honda at saka yung General Motors, aba, nag-announce na sila. Mag-switch na daw sila sa hydrogen engines. Makita, hydrogen na, mukhang doon na rin tayo papunta, Kuyang Melo. Hindi na nga e-vehicles, di ba? Tanto na, ipakinggan natin yung tinig ng aking mga nakapanayam. Wala pong magagawa, ganun po talaga eh. Kaya lang, tiyagaan lang sa paramihan na lang ng ikot. Paramihan na lang ng ikot? Yung dati, gumagawa ng 4 na biyahe. Ngayon, gabi mo, 5 biyahe na. Para kahit na paano, padagdagan.
Ang inyong kapuso, Mark Makalala, ng GMA, Super Radio, DZWB, dapat totoo. Super Radio, Melo del Prado, sa Super Radio, DZWB. Yung kasing fuel, fossil fuel na yan, ayang petrolyo na yan, mahal na, marumi pa. Hydrogen daw. Hydrogen, ang ating fuel of the future. Salamat po mga kapuso. Bango na bayan! Wake up! Ako po naman ang yung lingkod. Wow! Si Melo del Prado? Panalo! Alas 6:30 na po ng umaga. Radyo na, TV pa. Melo pa! Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Mga kapuso, maging maingat sa pagbiyahe, lalo na kung may dala kayong sariling sasakyan. Para safe ang pagmamaneho, i-check muna ang inyong sasakyan bago bumiyahe. Para masusi ang pag-check sa inyong sasakyan, gawing gabay ang acronym na Blow Baguettes. B for Brakes, L for Lights, O for Oil, W for Water, B for Battery, A for Air, G for Gas, E for Engine, T for Tires, at S for Self. Ingat sa pagbiyahe at pagmamaneho, mga kapuso! We're super grateful and happy dahil GMA Radio ang number one for 2023. Number one AM station ang Super Radio DZWB at number one FM station ang Barangay LS. Maraming salamat mga kapuso. Mahusay yan. Minamagic niyang financial statement ko sa BIR. Nada, pera mo naman itong si pinsan minsan sa akin. Loyalty comes at a price. Whistleblower, Tuesday, 3:15 p.m. on GTV. Still hopeful for the love you lost? Listen to Historia by Sky Garden. Now streaming on iTunes, Spotify, Apple Music, YouTube Music, and other digital stores worldwide. Released by LG Records. Po natin ay 33 minuto na po makalipas ang alas 6 ng umaga. Albango na. Mga opinyon sa isyu ng bayan. Kayo nga. Ilalatag, hihimayin, bubusisiin ng tambalang Melo del Prado at Joel Reyes Abel sa Bango na Bayan! Huwag bibitiw, huwag kukunap, huwag pahuhuli. Bango na Bayan! Bango na Bayan! Kayo nga! Bango na bayan! Alin dyan ang doy? At 30 o 29? Bango na bayan! Ngayon po ay asa is sa buwan ng Pebrero taong 2024. Mga kapuso, maganda mga kapuso inyo. Minus Joel Reyes Abel pa rin. Ngayong umaga na ito, alas 6:34 na tayo. Tuloy-tuloy po tayo sa paghimay ng mga isyu ngayong umaga na ito. Ayan, kanina, kausap natin si Mr. Danilo Fausto ng Philippine Chamber of Agriculture and Food. Maganda yung mga binabalita niya, no? Madami tayo mga ani-ani. Pero may mga ilang pananimblang
na ilang produkto lang po na hindi pa sumasabay sa pagdami at pagbaba ng presyo. Ito po, grupo ng mga magsasaka nangangamba sa epekto ng tagtuyot sa supply ng bigas. Yan. Yun ang problema natin eh. Tagtuyot, El Nino mga kapuso. Yung sinasabi po na baka Mayo po, yung Mayo, doon pa lang mag-uumpisang mawala-wala yung El Nino. Yun. Transition period. Narinig ko yun eh. Ngayon po, habang ganito ang sitwasyon natin, ano po gagawin natin? Ang NIA, may narinig naman tayo sa NIA, National Irrigation Administration, maglalagay na ng mga mini dam o yung mga maliliit na dam. Mga kapuso, yung water reservoir, kung tawagin, para yung ating mga kababayan po na mga magsasaka, meron pong asahan na tubig at hindi po yung sahod ng sahod sa ulan, dasal ng dasal. Didinggan naman ni Lord dyan sa tamang panahon. Ayan. O sa monitoring po ng samang industriya ng agrikultura o sinag, ay bumaba na ang farm gate price ng palay ngayon nagsimula na po ang anihan. Mabuti naman, nasa 25 hanggang 27 pesos kada kilo ang bentahan ng palay mula sa dating 28 hanggang 30 pesos. Pero dahil kaani pa lang po ay sa susunod na buwan pa ito posibleng maramdaman sa mga pamilya. Kaya may mga nag-text dito sa atin eh, sa ating text connect. 0917-594-5941. Tagahermosa, Batanto. Ay, Melo, dito po sa amin, mahal po ang pulang sibuyas at bawang pati bigas. Lalo na kung bibili sa tindahan, 10 pesos daw per peraso ng sibuyas. Ganon? Ilang sali na ba yan? Ang tanong naman natin. Ilang sali na yan hanggang mapunta dyan sa maliit na tindahan na yan? Dahil kaani pa lang, sa susunod na buwan pa ito posibleng maramdaman sa mga pamilihan. Gayon man, nangangamba ang sinag sa posibleng epekto ng tagtuyot sa supply ng bigas sa ating bansa. Yun. Uy, alam nyo ba yung bigas natin? Oh? Mas mababa na raw ang presyo ng imported na bigas kaysa lokal na bigas natin. Abay, tumutugma naman sa mga pangyayari sapagkat bakit po? Nakita dito sa koleksyon sa rice tarification na marami talaga nagpasok ng bigas. Bakit po? Marami po ang koleksyon, malaki po ang koleksyon natin sa rice tariff. Yan, rice tarification program. 30 billion pesos nitong 2023. Mukhang yan na daw ang pinal na datos ng Bureau of Customs, sabi ni Mr. Danilo Fausto kanina. So ibig sabihin yan, yung 10 billion dyan ay para pondohan po yung mga programa sa farm mechanization. Mga magsasaka ha, farm mechanization, ibig sabihin may traktora. Ayan. Yeah, siguro yung inyong panggagalingan na ang irrigation, meron dyang mga solar panel. Di ba? Para sa pagkakuha ng tubig sa ilalim ng lupa at pandilig sa inyong mga pananim, di ba? Seed development, propagation, and promotion o credit assistance as extension services. Ay ano to eh? 30 billion eh. Ay 10 billion lang yung pinag-uusapan doon. Di may sobra pang 20 billion para sa anyo. Yan naman ang sinasabing pwedeng i-dibay-dibay. Pwede raw ayuda sa mga magsasaka natin. At ang sabi ni Mr. Fausto, baka pwede doon sa iba pa naman na mga crops natin na importante din naman, kasulad ng sibuyas, bawang, yung mga ganun po, kalamansi. O yung mga kalamansihan dyan sa Mindoro, kumusta dyan? mga magsasaka natin. So yun po yung RTL. Okay, gumagat. Umepekto mga kapuso. Pero siyempre dapat tutulungan natin yung mga kababayan natin na mga magsasaka sapagkat yan ang layunin yan. Kung talagang hindi mapipigilan ng pagpasok dito at tapos naman tayo sa halimbawa sa bigas, di papasukin ang bigas pero taasan natin ang presyo at yung ang taripa. At yung taripa na yan, yun naman ang itutulong natin sa ating mga kababayan, mga magsasaka. Ayan, na walang makain kahit sila ang umaani ng pagkain para sa atin. Alas 6:38 na po ng umaga mga kapuso. Pango na! Bayan! Presyo ng sibuyas buwaba na sa ilang palengke pero presyo ng kamatis at kalamansi halos domoble. Kamatis at saka kalamansi. Yan nyo na yan. Bubod naman ang aasim yan. Yung kamatis ay vitamin C yan. Kalamansi, ganun din. Kalamansi ngayon ay hit na hit dahil sa marami ngayon ang mayroong mga sore throat, mga kapuso. Yan. Kailangan niya magpalakas ng katawan. Bumaba na ang presyo ng sibuyas sa ilang palengke. Sa Commonwealth Market sa Quezon City, nasa 100 pesos na lang ang presyo kada kilo nito mula sa dating 160 hanggang 180 pesos. Commonwealth Market pala naman eh. Mahal dyan eh.
Talaga mahal dyan. Pero bigla namang tumaas ang kamatis sa 120 hanggang 140 pesos mula sa dating 60 hanggang 80 pesos. Ganon din ang kalamansin na nasa 80 pesos na mula sa dating 40 hanggang 80 pesos, mga kapuso. Ano yun? O, kamatis. Yan. Sa monitoring ng Department of Agriculture sa mga palengke sa Metro Manila kahapon. O, nag-ikot sila. Naglalaro na sa 80 hanggang 140 pesos ang kada kilo ng kalamansing yan. Ha? Habang 110 hanggang 140 pesos naman ang kamatis. Nakulno? Loko na? Ang sibuyas naman naglalaro sa 80 hanggang 160 pesos. Ang sibuyas po, yun, at medyo pababa na nga daw yung sibuyas. Buti naman, alas 6:40 na po. Bago na! Bayan! Ang oras po natin, mas maraming mga Pilipino kontento sa pagpapatakbo ng kasalukuyang administrasyon. Nag-survey ang Okta Research sa tugon ng Masa Nationwide Survey. Noong Disyembre, 59%, 59% ang nagsabing kontento sila sa pagpapatakbo ng gobyerno. Ayan, Disyembre ito, ha? Ito yung kasagaran ng pagbibigay ng bonus, Andoy. Maraming pera tao nito. Ayan, ha? Disyembre. Aba, eh, sino di mga kontento kung nakatanggap ka ng bonus? Ha? Dapat ang survey yung ano, yung wala na, ubos na entertainment pay Miko, at saka yung bonus, survey natin yung mga tao, wala na tira eh. Ayan, 24% naman ang hindi pa makapagpasya sa usapin. Hindi naman kontento sa pagpapatakbo ng gobyerno ang 14%, habang 2% naman hindi nila alam. Ang lumahok sa survey, 1,200 respondents, mga kapuso. Ayan. Bago na! Bayan! Okay yan. Oh. Ah, at least gaganahan si Presidente. Kahit ang sabi niya, ang politika ay toxic. Lalo pag pinag-usapan ng cha-cha, cha-ching. At din naman doon sa House of Representatives. Oh, nag-iigpit sila doon dahil may mga bomb threat daw. Diba yun? May kaugnayan ba sa cha-cha yan? Yun ang mainit ngayon eh. Ah, diba? Yun ang mainit na ikinakabit sa mga kongresista natin, yung papirma. Ayan, alas 6:41 na po ng umaga. Bago na! Bayan! Ito na, mga nagbebenta at bumibili ng mystery parcel o package na hindi na naipadala o hindi natanggap ng umorder, binalaan ng Department of Trade and Industry. Binabantayan ngayon ng Department of Trade and Industry ang bentahan ng mga tinatawag na mystery parcel. Bakit mystery parcel? Oh, baka may pananagutan dito yung mga forwarder, yung cargo forwarding company na yan. Ano ba? Tingnan nyo naman. Oo. May mga hindi na i-deliver. Iba nga nabubulok dyan eh. Ang mga mystery parcel ay mga package na hindi na ipadala o hindi natanggap ng original na umorder. Kaya't ibinabalik sa pinagbilhan tulad ng online platform, mga kapuso. Na ibebenta ito sa mas murang halaga kapag tinanggal na ang waybill o sticker kung saan nakalagay ang pangalan at address ng recipient. Pero mga kapuso, yan ay labag. Ano masasabi ng DTI dyan? Ito sinasabi ng DTI dyan eh. Pag nagbenta ka ng hindi sa'yo, pag hindi sa'yo, inako mo. Ha? At pinagkakitaan mo pa. Fencing ang tawag dyan, mga kapuso. Maituturing na fencing ang pagbili o pagbenta ng mga mystery parcel kung walang pahintulot mula sa original na umorder. Baka tinatamad lang kayong hanapin kung nasan yung mga yan. Hindi ba? Yung mga dapat ay silang umorder, silang tatanggap. Igilit na isang nagtitinda sa isang palengke na sila sa Silang Cavite, walang illegal dito dahil binili nila ang mystery parcel online sa halagang 45 pesos na ibinebenta naman nila sa halagang 50 pesos. Ganon. Wala. Bago na! Bayan! Alas 6:43 na po ng umaga. Mga nagsusulong ng paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas, binabantayan ngayon ng Philippine National Police. Ano ba ang atraso pa ganon? Ang atraso daw ay pwedeng sedition o rebellion. Yeah? Ito'y dahil sa posibleng paglabag ng mga ito sa konstitusyon dahil sa pagiging sedition sa paghihimok ng rebellion. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., maaring magresulta sa kaguluhan kung matutuloy ang secession o paghiwalay ng Mindanao sa Visayas Avenue, sa Pilipinas. Sa kabila nito, hindi naman nakikita ng PNP ang pangailangan magsagawa ng loyalty check sa kanilang mga kawani. Alas 6:44 na po ng umaga, mga kapuso. Babalik tayo.
Magpasyal muna kayo, mga kapuso. Bango na, bayan! Bango na, bayan! Sa panahon ng kalamidad ay dapat I am ready kayo palagi at tiyake na meron kayong go bag. Kabilang sa mga laman ng go bag ay ang pagkaing hindi madaling masira tulad ng biskwit, delata at instant noodles. Dapat ay may inuming tubig, instant coffee, tsaa at gamit na pangkain. Magbaon din ang personal hygiene products kabilang ang toothbrush, toothpaste, sanitary napkins, sabon at shampoo. Tiyakin rin merong first aid kit ang inyong go bag. Magbaon din ng pocket knife na may can opener, flashlight o lighter at lubid. Magbaon din ng pito o mga bagay na maaring gamitin upang makagawa ng tunog. Dapat naglalaman rin ang go bag ng safety goggles, mask, surgical gloves at kapote. Magbaon din ng radio, baterya, power bank, charger at extension cord. Huwag rin kalimutan sa go bag ang magaan na sapatos o chinelas, jacket, kumot at sleeping bag. Magbaon din ng damit na tatagal ng hanggang 3 araw. Mga kapuso, laging maging I am ready. Pagbabalitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyo totoo lamang. Super Radyo DZBB, hindi pa huli, hindi pa titina. Super Radyo DZBB, prime time. Alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga. Melo Del Prado sa Super Radyo DZBB. Alas 6:30 hanggang alas 7 ng umaga. Joel Reyes Abel at Melo Del Prado sa Bango na Bayan. Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Joel Reyes Abel at Melo Del Prado sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Rowena Salvacion at Joel Reyes Abel sa Saksi sa Double B. At alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, Arnold Clavio at Connie Ciso sa One-on-One. Walang personala. Pagbabalitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyo totoo lamang. Super Radyo DZBB Prime Time. Panoorin ang lahat ng Kapuso Digital Channels gamit ang GMA Affordbox, $7.99 suggested retail price. Mabibili sa iba't ibang outlets sa buong Pilipinas. Kayo man ay nasa Luzon, Visayas o Mindanao, siguradong may malapit na outlet sa inyo. Pwede rin bumili online sa GMA Store. GMA Affordbox. Malinaw na, naging mas affordable pa. Bili na! Ang Super Radio Stations Nationwide, sinisigurado ang mabilis na paghatid ng headlines, breaking news at mga special coverage sa ating mga kababayan. Ito ang GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Mahusay yan, minamagic niyang financial statement ko sa BIR. Naga, pera mo naman itong sipinsan minsan sa akin. Loyalty comes at a price. Whistleblower, Tuesday, 3:15 p.m. on GTV. You're watching Double B TV on GTV. Pwede na po ang oras po natin sa buong Pilipinas. May survey. Ito survey ng Okta Research. 59% ng mga Pilipino ang kontento sa pamalakad ng Administrasyong Marcos. Yan. Batay sa survey ng Okta Research noong Disyembre na nakalipas sa taon, 14% ang hindi kontento, 24% ang hindi makapagpasya, at 2% ang hindi nila alam.
Karamihan sa kontento sa pamalakad ng administrasyon ay sa Metro Manila at sa Visayas na umabot sa 71%. Oh, tama, 71%, 56% naman sa Mindanao at Visayas ay 71%. Sa Mindanao at saka 53% sa Balance Luzon. The rest of Luzon ang ibig sabihin, mga kapuso. So bakit sila kontento? Kailan to? December, no? Yan. Nung kasagsagan na di pa nararamdaman ang inflation nung mga panahon na yun, ha? Ngayon ito, mas maganda sana siguro ito ngayon, ha? Mga kapuso, no? Sana tuloy-tuloy na ito na para ang kontento mga tao mas madagdagan. Tuloy-tuloy na sana ang pagbaba ng presyo ng mga bilihin natin. Yun daw bigas po ngayon, medyo gumaganda na ang ating ani at saka ang presyo. Yung itlog natin, 2 piso. Yung itlog na yun, paitlog-itlog lang yan, ha? Pero, Diyos ko po, ang daming nag-alboroto dahil sa itlog. Kasi sa almusal, mga kapuso, yan ay talagang nandyan yan, mainstay yan, eh. Isa po sa ordinaryo, pangkaraniwang source ng ating protina po yan sa umaga. Di ba? Paano magiging long silog kung walang itlog? Diba? May log palagi yan, eh. Tap, silog. Mga ganun po. So, okay naman pala. Pati, ano pa? Yung ating sibuyas ngayon, mura daw ang sibuyas natin. Okay naman pala. Yung bigas po natin, mga kapuso. Ito, maganda to, ha? Sinasabi po ng Department of Agriculture na mukhang mangyayari yung mga ipinangako sa mga magsasaka na pondo para sa mga programa ng farm mechanization. Yan naman talagang tugon, mga kapuso, para gumanda po ang ating production ng pagkain. Hindi na yun tayong para-araro lang, di ba? Ayun, pakalakalabaw lang. Makina na po. Seed development, propagation and promotion, sama mo na yung tungkol doon sa patubig sapagkat tayo naharap ngayon sa El Nino, mga kapuso. Ayan, 10 billion pesos lang para doon sa mga bagay na yon, na garantisado po yon. Ngayon po ay 30 billion, may excess tayo na 20 billion. Para saan naman yon? Ito po, mag-uusap-usap daw po ang mga stakeholders. Sabi po ni Department of Agriculture spokesperson Arnel De Mesa, yung mga industry stakeholders ay magpupulong po, sasanggunian nila, makikipag-usap sila paano gagamitin ang sobrang revenue mula sa rice tariffication law. Yan, sapagkat ito'y mas mataas, mga kapuso, sa kinakailangan para i-cover ang kasalukuyang bilang po ng mga registered rice farmers. Rice farmers. Ngayon, yung 20 billion na yan, baka pwede daw hatiin sa iba-iba naman. Iba pang mga klase ng mga magsasaka. Yung mga high-value crops kung tawagin natin. 20 billion pesos ang excess. Tariff collections from 3.6 million metric tons of bigas, rice imports. Yan na ngayon po sa mga palengke, mga kapuso, ay bumababa ng presyo ng imported na bigas. Mas mura na kaysa lokal na bigas dahil marami pong imported na bigas. Masama din naman yun para sa mga kababayan natin, mga masasaka ng bigas. Sapagkat doon sa kanilang mga sakahan, bumaba na po ang farm gate price ng bigas. Ayun. Yung iba po dyan, nadali pa ng bagyo o ng kalamidad. Yan ang problema doon. Alas 6:53 na po ang oras po natin sa buong Pilipinas, mga kapuso. Economic chacha. Yan po ang pinag-uusapan ngayon dyan sa House, sa Senado. Mayroon pong pagdinig dito sa Senate Resolution of Both Houses number 6, Senado at saka ng House of Representatives. Tiniyak po ni Senator Sonny Angara na chairperson ng Senate Subcommittee on Constitutional Amendments na economic provisions lang ang pag-uusapan, particular ang foreign participation sa public services, advertising at edukasyon. Walang term limits ng mga politiko. Ayan na, kinahon na talaga. Kinahon, dyan na lang yan. Ngayon, tinanong yung mga ating mga tinatawag na Constitution Framers, mga kapuso, noong 1987 Constitution, Attorney Christian Monsot, dating Justice ng Korte Suprema, Adolf Ascuna. Ito pong si retired Supreme Court Chief Justice, Hilario Davide Jr. Tinanong yan, yung iba pa na mga inimbita. Ito po ang kanilang sinabi. Kung si retired Supreme Court Justice Adolf Ascuna ang tatanungin,
pabor siya na tanggalin yung restrictive economic provisions sa saligang batas. Yun lang. Wala na iba. O dahil kasi mga kapuso, ano ha? Baka daw po makalikot pa yung term limits at saka pagbabago ng ating forma ng gobyerno. O kaya yan yung naging problema ng pirma eh. Papirma? Oo. Dahan-dahan at sikretong-sikreto. Pagkatapos biglang sumambulat. Voting jointly, sinichipwera yung mga senador natin. Hindi papayag yung mga senador natin. O kaya po mga kapuso, eto na po, nabaliwala na yung pirma. Dito na tayo sa resolution of both houses of Congress. Kung ano man ang magiging resulta nito, ito po ay nakalaan lang doon sa mga economic provisions. Eto si Attorney Christian Monson. Hindi siya pabor dahil hindi naman nabanggit ang cha-cha noon bilang paraan upang maabot ang target ng Administrasyon Marcos para sa ekonomiya. Yan. Wala rin daw pangangailangan ngayon para dito at hindi humingi ng cha-cha mga foreign investor na nangakong mamuhunan dito. Meron pa nga tayong batas na ipinasa yung ease of doing business. Tatandaan niyo po yun. Ease of doing business. Para gamutin yung hirap ng pagtatayo, pagtatatag na mga negosyo dito sa ating bansa na mga banyaga. Mismong sa barangay pa lang eh. Diba? Hirap na hirap sila makakuha ng barangay certification, barangay clearance eh. Dahil ibang usapan doon eh. Mas malupit daw sa barangay, mga kapuso. O ganun din pagdating doon sa konseho ng lungsod o kaya ng munisipyo. Iba pa rin ang usapan doon. Yan. Kaya tumatagal ang mga transaksyon. Sa dami ng dinadaanan, sa dami ng mga humihingi ng lagay. Kaya yung mga one-stop shop ngayon, maganda yan. Sa Quezon City, merong one-stop shop dyan. Dapat po i-replicate yan ng iba't ibang mga LGU natin para walang masabi ang mga gustong mamuhunan, gustong magtatag na negosyo para sa kanila din yan. Magdadala ng trabaho yan sa mga kababayan natin. Sino ba ang i-hire nila dyan? Kundi yung mga tagaryan din sa inyo, di ba? Inungkat din na sinabi ng Pangulo noon, nakalipas sa taon na pwedeng magawa ang mga reforma sa bansa nang hindi binabago ang konstitusyon. Sistema lang, talaga. Actually, meron na po mga Public Services Act nga po. Napasa na po yun eh. Yun yung mga ganong klase po na pwedeng makatulong para lumago ang ating ekonomiya. Nagbabala naman si retired Supreme Court Chief Justice Hilario David de Jr. na posibleng magdulot pa ng mas malaking problema kung babaguhin ang economic provisions. Sa totoo lang, baka hindi na daw kailangan. Marami na po ang mga nag-aral dyan eh. Mga akademisya, mga ekonomista. Hindi kailangan na revision. Simple amendment siguro, yun ang pinakamatindiro na no. Pero sabi ng iba, pwedeng gamutin niya ng legislation lang. Pagbabago lang ng mga patakaran sa mga ahensya ng pamahalaan na involved sa pamumuhunan o pagninegosyo tulad ng DTI, Department of Finance, BIR, o pati mga DILG na yan. Dahil sa mga LGU, involved yan, mga kapuso. O sa usapin naman, kung magkasama o magkahiwalay na pagbubutuhan ng Senado at Kamara ang pag-amienda, sinabi ni Retired Justice Vicente Mendoza na ang diwa ng konstitusyon ay bicameral ang Kongreso, kaya dapat hiwalay itong pagbutuhan. At dahil dito, naghain si Senator Robin Padilla ng Resolution of Both Houses No. 7 para malinaw na hiwalay dapat ang pagboto ng dalawang kapulungan, mga kapuso. Ayan po. Panguna! Bayan! Susubaybayan po natin yan. Ano mangyayari dyan? Pero sa ngayon, ang sabi ng mga senador natin, hindi nila minamadali. Hindi po nila minamadali ang pagtalakay sa economic provisions ng 1987 Constitution. Ang importante po ngayon ay chicha, hindi cha-cha. Huwag tayong pahuli mga kapuso ha, sa mga malalaking balita, talakayan sa mga malalaking issue. Subscribe na sa YouTube channel ng DZBB, magtungo sa @DZBB594. Yung pong DZBB, mga maliliit na letra po, lowercase letter lang po yung mga kapuso, DZBB, sa YouTube at mag-subscribe @DZBB594. Susunod na po, balita na tayo, super balita sa umaga nationwide. Alas 5, alas 6.59 na po ng umaga, radyo na. TV pa! Bangon pa! Bangon na! Bayan! Tapat sa balita, yan ang aming anata. DZBB Super Radio 594.
Laging naka-alerto, servisyo, totoo. Easy Double B. Kapuso nyo sa radyo. Walang pinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyo, totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag maasahan. Easy Double B. Super Radio 594, Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. Easy Double B. Servisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. Easy Double B Super Radio. Super Balita sa Maga Nationwide, standby! Dito sa GMA, naniniwala kami na ang nagbabalita dapat walang kinikilingan, walang mga interes na pinoprotektahan, walang pinapangalagaan, kundi kapakanan ng sambayanan at katotohanan. Balitang walang bahid, walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo lang. Ang oras po natin, isang minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga. Sa inyo ng Super Radio DZBB at lahat ng Super Radio sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live ngayong umaga, ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Nag-uulat live mula sa Super Radio DZBB. Narito sila Joel Reyesabel at Melo Del Prado. Ngayon po'y araw na Martes, ika-anim sa buwan ng Pebrero, taong 2024. Narito po ang headlines ng ating mga balita. Dagdag presyo sa mga produktong petrolyo, ipinatupad na mga kumpanya ng langis. Farm gate price ng palay, bumaba na ngayon nagsimula na ang anihan ayon sa isang grupo ng mga magsasaka. Presyo ng mga sariwang isda, asahan ang pagbaba sa mga susunod na linggo, samahan ng mga magbababoy. Muling isinusulong ang pagtatakda ng suggested retail price sa karning baboy. Anim sa bawat 10 Pilipino, kontento sa pamamalakad ng Administrasyong Marcos sa bansa batay sa survey ng Octa Research. Senado, hindi mamadaliin ang pagtalakay sa resolution of both houses number 6 na layong amyendahan ng economic provisions ng Saligang Batas. Ilang bumalangka sa 1987 Constitution, hati ang opinyon sa usapin ng economic charter change. Pangulong Bongbong Marcos, binigyang tiina walang puwang sa bagong Pilipinas sa mga paninira at hatakan pababa. At mga nagsusulong na ihiwalayang Mindanao sa Pilipinas, minomonitor na ng pambansang pulisya dahil sa posibleng paglabag sa konstitusyon. Super Balita sa Umaga, Nationwide! 3 minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga. Huwag po kayong pahuhuli sa mga malalaking balita, talakayan sa mga malalaking issue. Subscribe na sa YouTube channel ng DZBB magtungo sa at DZBB 594. Yung pong DZBB, mga maliit na letra, lowercase letters po mga kapuso, sa YouTube at mag-subscribe. Yan po ha, at DZBB 594. Bantay Panahon!
Apektado po ng easterlies o mainit na hangin mula sa Dagat Pasipiko ang silangang bahagi ng ating bansa. Ang mga rehiyon ng Davao at Caraga kasama na po ang Soccer Gen ay makararanas ng maulap na papawiri na may kalat-kalat na mga pagulan, pagkulog at pagkidlat. Habang ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay magkakaroon ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pagulan, pagkulog, pagkidlat dulot ng easterlies at localized thunderstorm. Bantay panahon! Ito ang Super Balita sa Umaga, Nationwide! Ang oras po natin, 4 minutes na po makalipas ang 7 ng umaga. Radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Umakyat na sa mahigit sa 200,000 pamilya ang apektado ng pagbaha at pagguho ng lupa sa Davao at Caraga Region. Yan ay batay sa pinakahuling tala ng National Disaster Resolution and Management Council o NDRRMC. Sa ulat naman ng GMA Regional TV 1 Mindanao, 7 bahay ang nasira sa pagguho ng lupa sa lungsod ng Davao dulot ng walang tigil na pagulan. At dahil dito, 12 pamilyang kinailangang i-relocate. Nasa 92 individual naman ang pansamantalang tumutuloy sa Kibalang Elementary School. Samantala, bilang ng mga individual na naapektuhan ng pagulan dulot ng trough ng low pressure area sa Mindanao, umabot na sa mahigit sa 1,000,000 ayon sa DSWD. Alan Gatus, Alan G. Super Radyo. Umalo na sa mahigit 1,000,000 na individual ang naapektuhan ng trough ng low pressure area sa Mindanao ayon sa tala ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Katumbas ito ng 307,252 na mga pamilya mula sa mga lalawigan ng Agusan del Sur, Tabao de Oro, Virgo del Sur, Tabao Oriental, Tabao del Norte, Tabao del Sur at Tabao Occidental. Aabot naman sa 19,444 na pamilya o 71,455 na individual ang namamalaki sa 259 na evacuation centers, 85,936 naman na pamilya o katumbas ng 327,267 na individual ang namamalagi sa kanilang mga kaanak. Aabot na sa 449 na mga bahay ang nasira habang 652 naman na bahay ang bagyang napinsala. Sa kasalukuyan, nasa 55.2 million pesos na ang halaga ng humanitarian assistance na naipamahagi ng DSWD at iba pang ahensya ng gobyerno sa mga apektado ng trap ng LPA sa Mindanao. Ako si Alan Gatos ng GMA Super Radio DCBB. Super Radio! 2 patay sa leptospirosis sa gitna ng mga pagbaha sa Davao Region. Ang report mula kay John Ryan Calonia ng Super Radio Davao. John? Super Radio! Kinumpirma ng Department of Health Region 11 na abot na sa 2 ang napaulat na namatay dahil sa leptospirosis sa gitna ng matitinding baha dulot na walang tigil na pagulan sa riyon. Ayon kay Dr. Rachel Joy Pason, head ng Regional Epidemiology and Surveillance Unit ng DOH Region 11, na nagmula ang mga biktima sa lalawigan ng Davao del Norte at Davao de Oro. Sa ngayon, maiksing ang monitoring ng ahensya sa buong riyon ng Davao na dumaranas ng malalakas na pagulan at pagbaha. Pinaaalahanan din ang ahensya ang publiko na iwasan ang paglusog sa baha kung walang suot na personal protective equipment, lalo na kung may mga sugat sa katawan. Sa ngayon, patuloy ang pamamahagi ng gamot contra leptospirosis ng DOH Region 11 sa mga lugar na apektado ng pagbaha o malawakang pagbaha dito sa Davao Region. Ako si John Ryan, kamonya ng Super Radio na pinagulat para sa Sharing Super Radio. Super Radio. Samantala, kaso ng leptospirosis sa Davao Region tumaas ayon sa Department of Health o DOH Region 11. Mula sa GMA Integrated News, magulat si Kent Abrigana, GMA Regional TV 1 Mindanao. Kent? Super Radio. Yes, Melo and Tony, dahil sa epekto ng trough ng low pressure area, tumaas ang antas ng baha sa Purok 10 Barangay Pag-asa sa bahay ng Kapalong Davao del Norte noong Biyernes. Walang nagawa ang mga residente kundi ang lumusong sa baha. Kaya ngayon, nababahala ang mga residente sa sakit na dala nito, katulad na lang ng leptospirosis. Siniguro ng ilang residente na mahugasang mabuti ang kanilang mga paa matapos lumusong sa baha upang maiwasan ang sakit na dala nito, katulad ng leptospirosis. Dahil ilan sa mga sintomas daw ng mild leptospirosis ay ang pananakit ng katawan, lagnat at sakit ng ulo. Samantalang severe symptoms naman ay ang pagkukulay yelo ng mga mata, paunti-unting ihi, pagsusuka, diarrhea at dehydration. Sa datos ng Department of Health 11, tumaas ang kaso ng leptospirosis kung ikukumpara sa kaparehong panahon noong 2023. Simula January 1 to January 27, 2024,
34 na ang kaso ng leptospirosis ang naitala ng ahensya kung saan dalawang katao ang namatay. 48% ang tinaas ng kaso kumpara sa kaparehong panahon noong 2023, kung saan 23 lang ang naitalang kaso. Nangunguna ang Davao de Oro sa may pinakamaraming kaso ng leptospirosis na sinundan ng Davao del Norte. Kapansin-pansin din na ang mga nasabing probinsya ang malubhang naapektuhan ng malawakang pagbaha. Kaya naman nagpaalala ang DOH sa mga residente ng apektado ng malawakang pagbaha na hanggat maaari ay iwasan ang lumusong sa baha, lalong-lalo na kung may mga sugat ang mga paa o binti. Pero kung hindi rin ito maiiwasan, mas mainam na gumamit ng bota, glove at mga suit para hindi makakapasok ang baha sa bahagi ng katawan na may sugat. Melo and Tony, hinihimok din ng DOH ang mga lumusong sa baha na uminom ng gamot na ibinigay ng Health Centers contra Leptospirosis. Ako si Kent Abrigana ng GMA Regional TV One Mindanao at GMA Integrated News. Nag-uulat sa Super Radio DZBB. Dapat totoo. Salamat Kent Abrigana, GMA Regional TV One Mindanao. Super Radio. Butas na naman ang bulsa ng mga motorista at mga tsuper. Sa ikalimang sunod na linggo ay nagpatupad kasi ang mga kumpanya ng langis ng dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Dinagdagan ng piso at 50 sentimo ang presyo ng kada litro ng diesel na siyang pinakamalaking pagtaas mula nang pumasok ang 2024. 75 sentimo naman ang dagdag presyo sa kada litro ng gasolina habang nagtaas ng 80 sentimo ang presyo ng bawat litro ng kerosene. Bumaba na ang farm gate price ng palay ngayong nagsimula na ang alihan. Sa monitoring ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, nasa 25 piso hanggang 27 piso ang farm gate price ng palay kada kilo. Yan ay mula sa dating farm gate price ng palay na 28 pesos hanggang 30 pesos ang kada kilo. Pero dahil kaani pa lang, sa susunod na buwan pa ito posibleng maramdaman sa mga pamilihan. Gayunman, nangangamba ang SINAG na posibleng maapektuhan ang produksyon ng palay dulot ng El Nino. So far, monitored natin yung ilang farm lands sa Nueva Ecija, sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, and even Bulacan. Pag hindi naagapan, magiging significant yung drop sa production. Ang tinig ni Jason Kainglet, Executive Director ng Samahang Industriya ng Agrikultura. Sa Commonwealth Market sa lungsod ng Quezon naman, nasa 55 piso hanggang 58 piso ang presyo ng kada kilo ng lokal na bigas na mas mataas sa imported na bigas na nasa 50 pesos. Tinatanong namin yung mga nagdi-deliver sa amin. Sabi nila, wala naman daw tayong aanihin. Wala daw tubig. Kaya daw tuyo daw yung mga tanim. Kaya wala daw maaani na lokal. Ang tinig na isang nagtitinda ng bigas sa Commonwealth Market. Sa Visayas, sa Western Visayas, mahigit sa 2,000 hektaryang palayan ng apektado ng El Nino ayon sa Department of Agriculture. Sa ulat ng GMA Regional TV 1, Western Visayas, sa Negros Occidental, ay mahigit sa 100 hektarya ng palayan ang apektado kasama ng Bago City na rice bowl ng probinsya. Sa kabila nito ay kumpiyansa ang Department of Agriculture na sasapat pa rin ang supply ng bigas sa bansa sa kabila ng epekto ng El Nino. Dahil malaki yung area na nataniman, hindi siya nakikita na malaki ang epekto. Ang tinig ni Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa. Samantala, ilang magsasaka sa Mangaldan, Pangasinan, maagang nag-ani ng palay para samantalahin ang mataas na buying price mula sa GMA Integrated News. Magulat si CJ Torida ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. CJ! Super Radio! Melo, Tony, sa pagsisimula ng alihan ng mga magsasaka sa Mangaldan, Pangasinan, direkta na rin silang binisita ng mga trader na bumibili ng palay. Wala namang problema sa mga magsasaka dahil mataas pang buying price ng palay. Maaga nang nag-ani ng tanim na palay ang ilang magsasaka sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Sakto raw ang alihan sa mataas na buying price ng palay. 26 pesos ang fresh harvest na palay habang nasa 29 pesos kada kilo ang benta ng dry na palay. Iniiwasan din ng mga magsasaka ang malalang epekto ng El Nino, kaya inani na ang mga tanim na palay. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, kakaunti pa ang nag-aani kaya nananatiling mataas ang buying price ng palay. Pero inaasang unti-unting bababa ang buying price ng palay sa Marso kung kailan inaasahan ang mas maraming harvest. Samantala, ayon sa Municipal Agriculture Office, may mga drying facilities sa bayan na libre ang magagamit para matulungan ang mga magsasaka na mabilis na matuyo ang mga ani nilang palay. Ngayong alihan ng mga magsasaka, umaasa rin ang NFA na makabibili ng palay alinsunod sa Palay Procurement Program ng ahensya.
400,000 sako ng palay ang target na mabili ng ahensya ngayong 2024 sa probinsya ng Pangasinan. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon at GMA Integrated News, ako si CJ Torida, nag-uulat para sa Super Radyo. This is Romo B. Dapat totoo. Salamat CJ Torida ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Super Radyo! Bumaba na ang presyo ng sibuyas sa ilang palengke. Sa Commonwealth Market sa lungsod ng Quezon, nasa 100 pesos na lang ang kada kilo ng sibuyas mula sa dating 160 pesos hanggang 180 pesos. Ngunit nagtaas naman ang presyo ng kamatis na nasa 120 piso hanggang 140 piso kada kilo mula sa dating presyo na 60 pesos hanggang 80 pesos. Nagmahal din ang kalamansi na nasa 80 piso kada kilo mula sa dating presyo na 40 piso hanggang 50 piso. Batay naman sa monitoring ng Department of Agriculture sa mga palengke sa Metro Manila, naglalaro sa 80 pesos hanggang 140 pesos ang kada kilo ng kalamansi, habang nasa 110 pesos hanggang 140 pesos ang kamatis. Ang sibuyas naman naglalaro sa 80 pesos hanggang 160 pesos bawat kilo. Super Radyo! Samantala, asahan ang pagbaba ng presyo ng mga sariwang isda sa mga susunod na linggo. Sa Marso ay inaasahang magsisimulang buwaba ang presyo ng sariwang galunggong. Ayon sa Association of Fresh Fish Traders of the Philippines, kasi simula pa lang kasi ngayon ang open fishing season, ubuling pangiisda ng galunggong sa Palawan. Sa Navotas Fish Port, nasa 190 piso ang bentahan ng kada kilo ng galunggong, habang umaabot ito sa higit sa 300 piso pagdating sa palengke. Ngunit dahil inaasahang tarami na ang supply ng galunggong sa mga susunod na linggo, tsak na babagsak ang presyo nito. Mas marami na ho ang supply natin. In a few weeks lang ho, makikita ninyo bigla babagsak ang presyo. Ang tinig ni Roderick Santos, Pangulo ng Association of Fresh Fish Traders of the Philippines, ayon pa sa Department of Agriculture, posibleng umabot sa 50 piso ang bawas presyo sa kada kilo ng isda. Samantala, presyo po ng isda sa Sampaloc, Maynila, nananatiling mataas. Manny Vargas, Manny! Super Radyo! Unti-unti nang dumarating ang supply ng isdang dagat sa bahagi ng Sampaloc, Maynila. Kabilang na rito ang galunggong, kaya't may naibibenta sa halagang 180 pesos ang kilo, bagamat karamihan ay nasa 220 hanggang 240 pesos pa rin ang presyo. Paliwanag ng isa sa mga nagtitinda ng isda, malamig pa rin kasi ang panahon, kaya't hindi pa normal ang supply. Narito yung bahagi ng panayam natin sa kanya kanina. Hindi, tumataas lalo. Walang isda kasi na makuha, malamig. Pero sinasabi mo, may mga sariwa. Sariwa? Ang sariwa talaga, mahal. Pagka isdang ang dagat. Kasi kukunti ang supply. Oo, kukunti supply, tsaka malamig. Malamig, di Aling Gemma, isa sa mga nagtitinda ng isdang sariwa sa bahagi ng Sampaloc, Maynila. Sa ngayon, nasa 320 ang kilo ng alumahan, 200 piso ang salmon, habang 240 pesos naman ang matambaka at 220 pesos ang bentahan ng bangus at 130 pesos ang kilo ng tilapia. Ako si Manny Vargas ng GMA Super Radyo DCWB. Dapat totoo. Super Radyo! Muling isinulong ng Pork Producers Federation of the Philippines ang pagtatakda ng suggested retail price o SRP sa karneng baboy sa mga palengke sa Metro Manila at Luzon. Sa panayam ng Super Radyo DZBB, sinabi ni AGA Party List Representative Nicanor Briones na dapat malaman ang mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan ang farm gate price ng baboy. Sa ganitong paraan, malalaman kung magkano ang nararapat na maging patong ng mga retailer at trader sa kada kilo ng karneng baboy at matiyak na napoprotektahan ng mga consumer. Ang aking suggestion niya, kung magagawa na magkaroon ng suggested retail price sa lahat ng palengke sa Metro Manila at sa Luzon, dapat malaman ng DPI o ng Department of Agriculture ang farm gate price. Kung malalaman nila, pwede naman kausapin ang mga traders, retailers, ano ba ang tamang patong nyo? And then saka ilagay yung suggested retail price sa mga palengke para alam ng mga consumer kung magkano dapat. Yan ang tinig ni AGA Party List Representative Nicanor Briones, Chairman of Pork Producers Federation of the Philippines. Super Radyo! Wala pang naitatalang kaso ng lumpy skin disease o LSD sa mga alagang bakat kalabaw sa bansa. Ito ang sinabi ng Department of Agriculture kasunod ng importation ban ng bakat kalabaw mula sa mga bansang Libya, Thailand, Russia at South Korea
dulot ng banta ng LSD. Ang LSD ay isang viral infection na nakamamatay sa mga hayop. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa, wala ring epekto sa lokal na supply ng karning bakat kalabaw ang importation ban. Hindi naman kasi anya umaangkat ng karne ng bakat kalabaw ang Pilipinas, kundi mga buhay na baka at kalabaw lang at may mga byproducts nito. Tiniyak din ni De Mesa na sapat ang supply ng karne ng bakat kalabaw sa ating bansa. Super Radyo! Tuloy-tuloy ang paghahanda ng Department of Agriculture sa posibleng epekto ng El Nino sa sektor ng agrikultura. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa, sa ngayon ay kinakapos na sa tubig ang ilang sakahan sa bansa na rain-fed o umaasa lang sa tubig ulan. Dahil dito, nakaantabay na anya ang cloud seeding operations ng kagawaran. Nagsimula na rin anya ang ilang small-scale irrigation project ng DA. Hinihikayat din ang kagawaran ng mga magsasaka na subukan ng pagtatanim ng mga binhi na hindi nangangailangan ng maraming tubig. Sinabi pa ni De Mesa na naglaan din ang Philippine Crop Insurance Corporation ng 1.8 bilyong pisong pondo para matiyak ang tulong sa mahigit 900 magsasaka mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Meron ding halos 500 milyong piso na inilaan sa mahigit 200,000 magsasaka na maaaring maapektuhan ang kabuhayan dulot ng El Nino. Super Radyo! Pangmatagalang solusyon sa pagbaha, isusulong ng Office of Civil Defense o OCD. Ang report mula kay Mark Makalalad. Mark! Super Radyo! Pag-uusahin ng Office of Civil Defense ang River Basin Management bilang pangmatagalang solusyon sa problema ng pagbaha sa bansa. Ito ang inihag ni Civil Defense Administrator Undersecretary Arlene Pomeseno kasabay ng pagsabi na hindi may pagkakailan na may mga hamon at problema na kailangan resolbahin para matapos na ang palagi ang pagbaha sa ilang lugar sa bansa. Kailangan anyang magtulungan ang mga ahensya ng gobyerno, mga lokal na pamahalaan, pribadong sektor at mga eksperto para masolusyonan ang mga problemang ito. Paliwanag ni Pomeseno, dapat revisahin ang mga polisiya at plano sa mga river basin. Striktong ipatupad ang polisiya kontra sa responsabling pagmimina. Isulong ang environmental protection. Magtayo ng flood control projects at permanenteng ilipat ang mga vulnerableng komunidad. Ang inyong kapuso, Mike Makalalad ng GMA. Super Radyo, DCBB, dapat totoo. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga, Nationwide! Kapuso, kapag nakakakita tayo ng check, ano nga bang unang pumapasok sa isip natin? Pag may check, ibig sabihin tama, wasto, diba? Eh ang check ng RightMed, ano nga ba ang ibig sabihin? Pag may check, high quality. Pag may check, abot kaya. Yan ang ibig sabihin ng check ng RightMed. Dahil ang mga gamot ng RightMed, abot kaya ang presyo pero high quality ang pagkakagawa. Kaya kapag hanap ay gamot, huwag mahihiyang magtanong at hanapin ang check ng RightMed. RightMed. O, diba? For a list of RightMed products, ay bisitahin nyo lamang po ang Facebook page o website www.rightmed.com.ph. At tandaan, if symptoms persist, consult your doctor. Ang oras po natin, 22 minuto na po, makalipas ang ikapito ng umaga. Radyo na! TV pa! Kurtesiya na! Disiplina pa! S kontra dengue. Para makaiwas sa dengue, tandaan lamang ang pagpapatupad ng 5S kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding places. Pangalawa, self-protect. Pangatlo, seek early consultation. Pang-apat, support fogging and spraying in hot spot areas. At pang-lima, sustain hydration. Iwas dengue tips mula sa WBTV at Department of Health. Ang Super Radyo Stations Nationwide, sinisigurado ang mabilis na paghatid ng headlines, breaking news at mga special coverage sa ating mga kababayan. Ito ang GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Nido Jr. For toddlers 1 year old, 2 years old and up to 3 years old with probiotics and DHA. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Dito nyo mahanap ang mga ulat na malawak na kinalap mula sa bawat rehiyon ng Pilipinas.
Dito ninyo malalaman ang mahahalagang impormasyon na kakailanganin ninyo para sa buong araw. Dito, tiyak nyong maasahan ang pagbabalitang pinagkakatiwalaan. Buong pwersa namin ihahatid ang mga balitang komprehensibo at tapat. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Ito ang GMA Regional TV News, dahil local news matters. Chloe, hindi kami pwedeng manahimik lang. May asawa yung boyfriend mo. Kaya nga hindi ko siya mapakilala sa inyo formally. Dahil kabit ka. Love, die, repeat. Love, ano makahanap si Chloe ng katulad mo, no? Weeknights, 10:50 p.m. Ang oras po natin, 24 o 25 minuto na po makalipas ang ikapito na umaga. Radyo na! TV pa! Kurtesiya na! Disiplina pa! 6 sa bawat 10 Pilipino ang kontento sa pamamalakad ng Administrasyong Marcos sa ating bansa. Yan ang batay sa tugon ng mga ng masa nationwide survey ng Okta Research na isinagawa mula 10 hanggang sa 14 ng Disyembre ng nakalipas na taon na sinagutan ng 1,200 respondents. Batay sa survey, 59% ang nagsabing kontento sila kung paano pinatatakbo ng kasalukuyang administrasyon ng ating bansa. 14% naman ang nagsabing hindi sila kontento. 26 o 24% naman ang hindi makapagpasya at 20% naman ang nagsabing hindi nila alam. Karamihan sa kontento sa pamamalakad ng Administrasyong Marcos sa isang Metro Manila at Visayas na umabot sa 71%, 56% naman sa Mindanao at 53% sa Balance, Luzon. Super Radyo! Sinimula na ng Senado ang pagtalakay sa Resolution of Both Houses No. 6 na naglalayong amyendahan ang ilang economic provisions ng saligang batas. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, hindi nila mamadaliin ang pagtalakay dito dahil walang kailangang habulin na tinatawag na timeline. Binigyan din pa ni Zubiri na kailangan itong masusing pag-aralan dahil hindi ito katulad ng mga regular na panukalang batas. We will not be falling into a trap on any deadline. It cannot be rushed like any regular bill that is just approved without thinking. Yan ang tinig ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Tiniyak naman ni Senador Sonny Angara na tanging pag-amyenda lamang sa economic provisions ang kanilang tatalakayin, partikular ang foreign ownership sa public services, advertising at edukasyon, at hindi nila tatalakayin ang anumang political provision. Kasabay nito, sinabi ni Angara na sakaling maamyendahan na ang ilang economic provisions sa konstitusyon, hindi agad ito mararamdaman. Huwag natin isipin na ito ay isang milagro na pag pinasa natin ay darating bigla at kakatok sa ating mga pintuan ang mga mamumuhunan at mga negosyante. Dahil tulad ng sinabi ng ating mga kasama, maraming factors po yan. Yan ang tinig ni Senador Sonny Angara, Chairman ng Senate Subcommittee on Constitutional Amendments. Super Radyo! Naghain si Senator Robin Padilla ng resolusyon na naglalayong linawin na hiwalay dapat ang Senado at Kamara kapag nagbutuhan sa pag-amyenda sa konstitusyon. Sa panukalang Resolution of Both Houses No. 7, pinamyendahan ni Padilla ang Section 1 ng Article 17 ng Konstitusyon ukol sa amendments o revisions ng konstitusyon. Sa probisyong ito, nakasaad na ang anumang pagbabago sa konstitusyon ay maaaring isulong ng lahat ng miyembro ng Kongreso sa botong 3/4. Ito ang sinasabi ng ilan na dapat magkasamang magbutuhan ng mga senador at kongresista o isasama ang boto ng 24 na senador sa boto ng mahigit sa 300 kongresista. Sa panukala ni Padilla, isasaad sa probisyon ng mga kataga na voting separately ng 20 kapulungan. Nakasaad pa sa resolusyon na kailangan itong liwanagin para maging consistent sa intensyon ng mga gumawa ng konstitusyon na bicameral o 20 kapulungan ng Kongreso. Samantala, liderato ng Senado pumalag sa pagtatakda umano ng mga kongresista ng deadline para aprobahan ang resolusyon sa economic chacha. Nympha Rabelo, Nympha. Super Radyo! Malma sina Senate President Juan Miguel Zubiri at Senate Majority Leader Joel Villanueva sa pagtatakda umano ng Kamara ng deadline para aprobahan ng Senado
ang resolusyon ukol sa pag-amyenda sa ilang economic provisions ng konstitusyon. Ukol ito sa panawagan ng ilang kongresista kay Zubiri na tuparin ang umunay pangako na aaprubahan ng Senado sa Marso ang resolution of both houses number 6 na ukol sa pag-amyenda sa tatlong economic provisions ng konstitusyon. Diin ni Villanueva, mismong presidente ng Pilipinas, hindi niya naringgan na binigyan si Zubiri ng deadline para sa hiniling na pag-aaral sa economic provisions ng saligang batas. Para kay Villanueva, insulto ito sa Senado mula sa Kamara na nakuha pa niyang magtakda ng deadline samantalang ilang beses silang hindi tumupad sa usapan. Tinutukoy na usapan na ang pagtutok sa economic provisions ng konstitusyon pero nagsulong ang Kamara ng People's Initiative na naglalayong tanggalan ang Senado ng papel sa charter change. Inakusahan pa niyang Senado ng intense assault sa Kamara. Itinuturing din ni Zubiri na banat ang pananawagan sa kanya ng mga kongresista na aprubahan hanggang Marso ang economic charter resolution. Binigyang diin na hindi masasabihan o hindi niya masasabihan o mauutusan ang mga kapwa senador na kagad na pagtibayin ang resolusyon. Tagnari ng unang paglinig ng Senado sa Chacha Resolution, sinabi ni Zubiri na hindi nila ito mamadaliin at pakikinggan ang panig ng iba't ibang sektor. Ako si Ninfa Ravelo ng GMA Super Radio, DZWB, dapat totoo. Super Radio! Hindi kailangang amyandahan ang saligang batas para palakasin ang ekonomiya ng bansa. Ito ang iginiit ng ilang grupo na nagsama-sama sa bantayog ng mga Bayani Auditorium sa lungsod ng Quezon kasabay ng tagapagtatanggol sa 1987 Constitution. Layunin din umano nilang panatilihing sariwa sa alaala ang 1986 EDSA People Power Revolution na nalalapit na ang anibersaryo. Sud nito, inilunsad kahapon ang Buhay ang EDSA Network Campaign. Yung pag-attract natin ng foreign investors, hindi problema ng konstitusyon yan. Problema ng pagkukulang natin sa batas at kumpiyansa nila sa ating sistema ng hustisya. Yan ang tinig ni Attorney Jose Manuel Chel Diokno, chairperson ng Bantayog ng mga Bayani Foundation. Kasabay nito ay inilatag ng grupo ang mga katangian ng 1987 Constitution na dapat ang nilang pangalagaan tulad ng kalayaan sa pananalita, karapatang magtipon at bumuo ng samahan at malayang pamamahayag. Bukod pa dito ang pagtatakda ng term limits sa mga politiko, gayon din ang mahigpit na mga kondisyon bago makapagdeklara ng batas militar. Nagtakda ang konstitusyon ng mga taning sa panunungkulan ng mga politiko upang hindi sila magtagal sa kapangyarihan at pigilin ang pag-iral ng mga dinastiya. Naghigpit ang konstitusyon ng mga kondisyon ng pagdedeklara ng batas militar. Yan ang tinig ni Francis Aquino D. ng Ninoy and Cory Aquino Foundation. Super Radio! Hati ang opinyon ng ilang bumalangkas sa 1987 Constitution sa usapin ng Economic Charter Change. Ang ilang bumalangkas o framer ng Constitution gaya ni retired Supreme Court Justice Adolfo Ascuna ay pabor na tanggalin ang restrictive economic provision sa saligang batas. Hindi naman pabor dito ang isa sa mga framer na si Attorney Christian Munso dahil hindi naman nabanggit ang tsatsa noon bilang paraan upang maabot ang target ng Administrasyong Marcos para sa ekonomiya. Wala rin anyang pangangailangan ngayon para dito at hindi humingi ng tsatsa mga foreign investor na nangakong mamubuhunan dito. Inungkat din ang sinabi ng Pangulo noong nakalipas sa taon na pwedeng magawa ang mga reforma sa bansa nang hindi binabago ang konstitusyon. Sinugundahan naman niya ni Retired Chief Justice Hilario Davida Jr. at nagbabala siya sakalig amyandahan ang ating saligang batas. Amendments to or revision of the Constitution at this time would be a lethal experiment, a fatal leap, a plunge to death. It would be a chacha dance to the grave or to hell. Ang tinig ni Retired Chief Justice Hilario Davida Jr. sa usapin naman kung magkasama o magkahiwalay na pagbobotohan ng Senado at Kamara ang mga pag-amyenda ng konstitusyon. Binigyang diin ni Retired Supreme Court Associate Justice Vicente Mendoza na ang diwan ng konstitusyon ay bicameral ang Kongreso kaya dapat hiwalay itong pagbotohan. When it comes to the time for voting, they vote separately for the obvious reason that the members of the Senate are smaller than the members of the House. Ang tinig ni Retired Supreme Court Associate Justice Vicente Mendoza. Ito ang Super Balita sa Umaga, Nationwide! Ayan, mga kapuso, alas 7.33 na. Ito po at ating ugaliin na magpalakas ng ating katawan. Nakapag-exercise na ba kayo? Nakapag-almusal na ba kayo? Maganda ba ang inyong tulog, ang gising nyo, mga kapuso? Ayos ba? Yan ay po ay para sa mga
nakatatanda, sa medyo may edad at saka sa mga bata, sa lahat ng mga Pilipino, sa lahat ng tao, mga kapuso, dapat ay masigla tayo at malakas po ang ating resistensya. Bata man o matanda, lalaki o babae. Yan, di ba, Tony? Yan. Lahat! Lahat! Yun! Yan. Kasi pag tinamaan ka naman ng sakit, naku, lagot kang bata ka. Mm-hmm. Kaya kailangan, ito po, ugaliin din natin mag-Immunomax food supplement, mga kapuso. Ang Immunomax po ay gawa po sa CM Glucan na nagmula pa sa Switzerland. Ito po ay available in capsule for adults. Ito po, yan, tinuturo ko, pero parang kapustong panturo ko, ha. Malayo eh. Ayan, okay. Ayan, yung para sa mga adults po, yung kapsula na yan, mga kapuso. Ayan, may kulay puti po yan, may kulay berde. At yung berde naman yan ay capsule for adults, 40 variant. Yun namang kulay orange na yan, yan yung matangkad na kahon na yan, yun po yung Sera for Kids na Immunomax food supplement. May 40 variant din po yun. Yun yung segundang mataas na kulay berde. Sera for Kids, 40 variant po yan. Mula po sa aming studio, kahit nasaan pa kayo, magandang balita po talaga ang Immunomax. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax 40 hindi po gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri po ng sakit. Ang oras po natin ay 34 na minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga. Radyo na! TV pa! Courtesy na! Disiplina pa! Iwas sunog. Ilang paalala kung paano makaiiwas at magiging ligtas ang ating mga tahanan laban sa sunog. Huwag mag-imbak ng flammable liquid tulad ng gaas at alcohol sa bahay. Ilayo sa mga bata ang mga posporo at lighter. Ilagay ang nakasinding kandila sa palangganang may tubig. Ipaayos ang sirang appliances. Huwag mag-overload ng outlet at huwag gumamit ng sirang cord. Ilayo ang flammable liquid at iba pang combustible material sa kalan. Bunutin sa saksakan ng appliances kung hindi naman ginagamit. Siguruhing walang leak o tagas ang tangke ng inyong LPG. Iwas sunog tips. Ilang paalala mula sa Bureau of Fire Protection. Mahusay yan. Hina-magic niyang financial statement sa BIR. Nada, pera mo naman itong sipinsan minsan sa akin. Loyalty comes at a price. Whistleblower, Tuesday, 3:15 p.m. on GTV. Chloe, hindi kami pwedeng manahimik lang. May asawa yung boyfriend mo. Kaya nga hindi ko siya mapakilala sa inyo formally. Dahil kabit ka. Love, die, repeat. Love, Paano makahanap si Chloe ng katulad mo, no? Weeknights, 10:50 p.m. This 2024 Heroes will continue to rise for a bigger season 99 and a historic season 100. This is your NCAA. Alam nyo bang sinara ang camp na to may 20 years na? Si Jason. Nabuhay raw. You can't run nor hide from the masked monster. Friday the 13th, Tuesday 8 p.m. on G-Flix on GTV. You're watching Double B TV on GTV. Sa Super Balita sa Umaga, Nationwide! Naka-heightened security alert ngayon ng Kamara de Representantes matapos munong makatanggap ng bomb threat ang ilang kongresista. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, epektibo ang heightened security alert noon pang Biyernes. Connected po sa charger chain? Hindi namin alam. Basta sinasabi lang na baka bombahin itong House of Representatives, mga ganun. But as I've said, we take all this threat seriously. Kinausap na umano niya ang House Sergeant at Arms hinggil sa mas pinahigpit na seguridad at maglalabas din siya ng formal na memorandum ukol dito para maabisuhan ang mga kongresista at mga empleyado. May napansin din anya na mga umiikot na motorsiklo sa paligid ng Batasan Complex. Nireport sa akin ng security, there were some motorcycles going around the premises, no? Kaya pinagbawal na namin yung motorcycles being parked in front of any buildings.
Yan ang tinig ni House Secretary General Reginald Velasco. Super Radyo! Samantala, joint briefing kaugnay ng cyber attacks idaraos ng kamera. Si Isa Vindanyo umali sa detalye. Isa? Super Radyo! Magsasagawa na ang mababang kapulungan ngayong Martes ng briefing kaugnay sa napaulat na cyber attack sa mga digital domain ng ating gobyerno. Ito ang kinumpirma ni Navotas Representative Toby Chanco, ang chairman ng House Committee on Information and Communications Technology. Anya katuwang ng kanyang komite, ang House Committee on Public Information sa joint briefing kung saan imbitado ang Department of Information and Communications Technology o DICT, iba pang kaukulang ahensya ng gobyerno at research persons mula sa pribadong sektor. Gitit siyang ko na napakalaking banta sa seguridad ng ating bansa at bawat Pilipino ang cyber attack, kaya naman hindi dapat anya mag-aksaya ng panahon at mahalagang talakayin ang naturang usapin upang makapaglatag din ng mga akbang o listasyon laban sa cyber attacks. Una nang nanawagan si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ng briefing para magpaliwanag ang DICT at iba pang ahensya ukol sa mga pag-atake o tangkang pag-hack sa mga website ng gobyerno dahil ito ay banta sa seguridad at pampublikong interes. Sa naging pahayag naman ni House Secretary General Reginald Velasco, kanyang sinabi na milyon ang tangkang pag-atake sa website pati sa data ng kamera. Ako si Savendanyo Mali. Ng GMA Super Radio, this is WB. Dapat, totoo. Super Radyo! Ang oras po natin, 40 minutes na po makalipas ang 7 ng umaga. Radyo na! TV pa! Courtesy na! Disiplina pa! Pinagtibay ng kamera ang House Resolution Number 1562 na naghahayag ng buong suporta kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez at pagtindig sa integridad at karangalan ng kamera. Batay sa pinakahuling tala, umabot sa 284 na kongresistang pumirma sa resolusyon. Bago i-adapt ng kamera ang resolusyon, tumayo muna ang ilang leader ng kamera at political party leaders para sa kanilang talumpati. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzalez Jr., sa pamamagitan ng naturang resolusyon ay tumitindig ang kamera bilang one house, one voice. Kasabay nito, binanata ni Gonzalez ang ilang senador dahil umano sa pag-atake sa kamera kaugnay ng isyo sa People's Initiative. The unfounded allegations hurled by some members of the Senate on the issues surrounding the People's Initiative are direct violation of interparliamentary courtesy and undermine the independence and integrity of the House of Representatives. It is imperative that we denounce these underhanded tactics that erode public trust in our parliamentary processes. Ang tinig ni House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzalez. Matapos nito ay dumating si Romualdez na binati ng mga kapwa niya kongresista. Kabilang naman sa mga nag-abstain sa adoption ng resolusyon ang mga kongresista ng Makabayan Block na una nang naghayag ng pagkontra sa charter change. Super Radyo! Sinagot naman ng ilang senador ang pahayag ng Senior Deputy Speaker ng Kamara na nalalabag na umano ng ilang senador ang interparliamentary courtesy. Ayon kay Senador Jingoy Estrada, wala namang pag-atake na ginagawa mga senador. Tanong naman ni Senate Minority Floor Leader Aquilino Pimentel III, bakit kailangan pang sabihin sa titulo ng bagong resolusyon na inaatake ng Senado ang Kamara? Iginiit naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri na bukas siya sa pakikipag-usap kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ngunit may kalayaan anya ang bawat senador na maghayag ng kanilang saloobin na hindi niya pipigilan. We do not shepherd the members of the Senate like sheep in a flock. Here in the Senate, everyone is free to deliver their feelings, their advocacies, and their policies on certain issues. Hindi po natin gawaan dito sa Senado na po ako, utusan ko kayo na ipasa ang RBH6 in 2 weeks. Yan ang tinig ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Super Radyo! Walang puwang sa bagong Pilipinas ang mga paninira. Ito ang giniit ni Pangulong Bongbong Marcos sa pinakahuli niyang vlog kung saan inisa-isa rin niya ang mga katangian ng bawat Pilipino para maisulong ang bagong Pilipinas. Sa isang bagong Pilipinas, walang puwang ang mga paninira at paghahatakan pababa. Unahin natin ang ating bayan. Magbago na tayo dahil walang bagong Pilipinas kung walang bagong Pilipino.
Walang direktang pinatungkulan si Marcos sa naturang pahayag pero inilabas niya ito matapos siyang akusahan ni dating Pangulo Rodrigo Duterte bilang drug addict. Bukod sa pag-iwas sa paninira, binigyang diin din ng Pangulo ang iba pang katangian ng isang bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Ang disiplina, pagiging mahusay at magaling sa kanyang-kanyang larangan at pagmamahal sa bayan. Ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos sa huli, hinimok ng Pangulo ang lahat ng Pilipino, hindi lang ang mga taga-gobyerno na magbago na dahil walang bagong Pilipinas kung walang bagong Pilipino. O narito ay ginait ng Pangulo na bawal ang tamad, mahupad, nangungulimbat at mapagwaldas sa hanay ng pamahalaan. Bawal na rin umuna ang mga nakasimangot o masungit. Sa ngayon, hindi pa idinidetalye na Malacanang kung may bagong memorandum na magpapatupad sa mga utos na ito o kung may itinakdang parusa sa mga hindi susunod. Superradio! Mino-monitor na ngayon ang pambansang pulisya ang mga grupo na nagsusulong na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ito ay dahil sa posibleng paglabag ng mga ito sa konstitusyon dahil sa pagiging seditious. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., maaaring magresulta sa kaguluhan kung matutuloy ang secession o paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Kabilang umano sa kanilang binabantayan ang mga posibilidad na merong malabag na batas ang mga nagbibitiw ng salita tungkol dito. Yan ang mga tinitingnan natin. Those who are talking about such interests of separatism, yun ang may minomonitor natin. There are some provisions of the law that defines yung criminal act relative to this. So bilang pulis, gaya ng palagi kong inuulit, we always uphold the law. Yan ang tinig ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. Binigyan din naman ng Department of National Defense na isa sa tungkulin nila ang pangalagaan ng integridad ng teritoryo ng bansa gaya ng nakasaad sa konstitusyon at ipatupad ito sa panlabas o panloob man na usapin ng bansa. Ganito rin ang posisyon ng Department of Justice na kontra umano sa anumang tangkang sirain ang integridad ng teritoryo ng bansa alinsunod sa saligang batas. Ayon sa DOJ, kontra kasi ang secession o paghiwalay sa prinsipyo ng isang demokratikong lipunan gaya ng nakasaad sa konstitusyon. Superradio! Kontra ang iba't ibang grupo ng mga lokal na pamahalaan sa mungkahi na humiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Kabilang sa mga kontra dito ang ULAP o Union of Local Authorities of the Philippines, League of Cities of the Philippines at ang League of Provinces of the Philippines. Sinabi pa ni Camiguin Governor Xavier Romualdo na ikinokonsidera din niya ang pagsasampa ng kasong sedition laban sa mga kapwa niya Mindanawan na sina dating Pangulo Rodrigo Duterte at Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez. Ito ay kung mauwi umano sa gulo ang panawagan ng grupo ni Duterte na humiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. It's a possibility. Mali-initiate kami. Kung magiging tumultuous pa siya, meaning magulo, and then if they parang outside legal means yung gagawin nila to prevent the national government from exercising its functions in Mindanao, which is yun yung purpose nila, is to secede, possible na they could be committing sedition. Ang tinig ni Camiguin Governor Xavier Romualdo, sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang komento ni Duterte hinggil dito. Si Alvarez naman sinabing inaako niya ang responsibilidad sa kanya mga ginawa at handang harapin ang kahinatnan ng mga ito. Superradio! Samantala, pag-unlad ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARMM, hindi dapat masayang dahil sa panawagang ihiwalay ang Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Tuesday nyo, Nanay Tuesday! Superradio! Nagbubunga na ang mga isinusulong na pagbabago sa Mindanao. Sinabi ni Budget Secretary Amina Pangandaman na siyang co-chairman ng Intergovernmental Relations Body for the National Government na sa katunayan nasimulan na ang pagtatatag ng mga mekanismo sa BARMM sa loob lamang ng isang taon. Inihalimbawa ni Pangandaman ang mga naitatag ng regional at satellite offices na Professional Regulations Commission, gayon din ng Land Transportation Office at iba pa. Lahat anyang ito ay ginawa ng gobyerno bilang simbolo ng kapayapaan at kaunlaran sa Pilipinas. Binigyang din ni Pangandaman na maganda ang naghihintay na kinabukasan sa Mindanao basta patuloy lamang na magkaisa sa halip na magkahati-hati ng paniniwala at may magkakahiwalay na direksyon. Kaya naman suportado ni Pangandaman ang kapwa Muslim leaders para tutulan ang isinusulong na paghihiwalay ng Mindanao sa iba pang parte ng Pilipinas. Binigyang din ni Pangandaman na matagal na pinaghirapan ng mga leader sa BARMM ang pagpanatili ng kapayapaan sa Mindanao habang isinusulong ang pag-unlad sa rehiyon, kaya hindi anya ito dapat na masayang o mapunta lang sa wala.
Ako si Tuesday Sagunyu ng GMA Super Radio DZWB. Dapat totoo. Super Balita sa Umaga, Nationwide! Yun, oh. Oy, mga batang Cherry Fair dyan, oy, kumusta? Ay, mga ginang din, yung mga mami, yung mga guardian, sa pangkalahatan mga kapuso. Ay, syempre naman, oh, baka nakalimutan nyo, ha, dapat mag-Cherry Fair syrup ang mga bata, ha, bago pumunta sa eskwela. Oh, alam nyo po itong Cherry Fair syrup fortified with zinc, ito po yung napakahusay na vitamins na para sa mga kids. Kaya ang mga bata lumalaking matatalino, masisigla at malulusog. Yan, malalakas mga kapuso. Dahil sa Cherry Fair syrup fortified with zinc. Oh, kayo mga mami, alam nyo yan. Kasi nga, hindi naman kayo pumayag sa pwede na. At hanggang ngayon, hindi kayo pumapayag sa pwede na. Kaya naman, itong Cherry Fair, ito ang lubos nyong pinagkakatiwalaan. Cherry Fair syrup fortified with zinc. Isa po ito sa mga vitamins made by Cherry Fair na para sa mga kids. Ang Cherry Fair syrup fortified with zinc ay lemon-flavored syrup. You know, doon pa lang sa lasa mga kapuso eh, talagang tanggap na mga bata. Yan, may CGF, lysine, taurine and zinc. Goodbye sa pwede na dahil ika nga nila pagdating po sa kalusugan ng mga kids. Moms know best. Mahalagang paalala, ang Cherry Fair hindi po gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri po ng sakit. Ang oras po natin ay alas 7:49 na po ng umaga. Radyo na! TV pa! Kurtesiya na! Disiplina pa! Tubig Tipid Tips. Narito na ang tips para makatipid sa paggamit ng tubig. Kung maghuhugas ng kamay, isara muna ang gripo habang nagsasabon. Alamin kung may tagas ng tubig ang mga gripo at kung mayroon, ay agad itong ipakumpuni. Isara ang gripo habang nagsisipilyo ng ngipin. Mas mainam kung gagamit ng baso kung magsisipilyo. Tiyakin na nakasara ang lahat ng gripo kung hindi ginagamit. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga prutas, gulay at iba pang pagkain. Gumamit ng balde at tabo sa paliligo. Kung kailangan gumamit ng shower, isara muna ito habang nagsasabon. Maging responsable at wais tayo sa paggamit ng tubig, mga kapuso! I have an event this weekend. I want you to be there. Doon natin pag-usapan to. Maraming salamat sa tulong nyo. Pero ang kailangan ko, asawa. Hindi ba't magkaibigan tayo? Oh, tapos? We love each other. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. Alam nyo bang sinara ang camp na to may 20 years na? Si Jason, nabuhay raw. You can't run nor hide from the masked monster. Friday the 13th, Tuesday, 8 p.m. on G-Flix, on GTV. Mahusay yan. Hina-magic niyang financial statement ko sa BIR. Nada, pera mo naman itong sipinsan minsan sa akin. Loyalty comes at a price. Whistleblower, Tuesday, 3:15 p.m. on GTV. This 2024, heroes will continue to rise for a bigger season 99 and a historic season 100. This is your NCAA. Nela 752 na mga kapuso. Mayroon tayong impormasyon. Ayon po sa Department of Health, tumaas ang flu cases ng bansa by 50% noong 2023 kumpara sa 2022. Paalala ito sa atin na agapan ng flu bago ito lumala. Mahalaga po iwasan natin yung pagkalat sa pagtaas ng flu cases dito sa bansa. Maliban po sa paghugas ng kamay, pagsuot ng face mask, pagpabakuna laban sa flu, mahalaga ding malaman kung flu na nga ba itong ating nararamdaman. Ayan, ha? Paano nga ba natin malalaman kung may flu na tayo mga kapuso? Ito ha, basta may 2 or more symptoms. Oh, baka flu na yan. May body pain, saka pagubo dahil may tumutulo sa likod ng lalamunan. Baka flu na yan. Ha? Headache, lagnat at sore throat, baka flu na rin yan. Kahit anong kombinasyon ng dalawa o higit pang sintomas ng flu,
mag-bioflu, mga kapuso. Yan na, mapakita natin. Bioflu, yan na po yun, mga kapuso. Tandaan, nahuli ha. Two or more symptoms, yan na. Dalawa o more symptoms, baka flu na yan. Mag-bioflu, mga kapuso. Yan na. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of bioflu. If symptoms persist, consult your doctor. Ito ang Super Balita sa Umaga, Nationwide. Walang basehan para iakyat sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon. Yan ang nilinaw ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS kasunod ng phreatic eruption ng bulkan noong araw ng Linggo. Kahapon nakapagtala naman ang isang pagyanig sa bulkan. Wala namang pamilyang kinailangang ilikas. Paalala ng mga otoridad, iwasan ang pagpasok o anumang aktibidad sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Nananatili pa rin kasi ang banta ng aktibidad ng Bulkang Mayon na nasa Alert Level 2. Super Radyo! Samantala, Manila International Airport Authority o MIAA magsasagawa ng serye ng scheduled electrical maintenance activities sa NAIA Terminal 1 at 2. Si Mau de la Cruz sa detalye, Mau! Super Radyo! Sisimulan na ngayong araw ng Manila International Airport Authority ang serye ng scheduled electrical maintenance activities sa NAIA Terminal 1, Terminal 2, International Cargo Terminal, MIAA Administration Building at sa Paliparan. Ang scheduled electrical maintenance activities ay tatagal hanggang sa 7 ng Marso 2024 bilang bahagi ng patuloy na pag-upgrade ng electrical system ng NAIA. Sabi so may kaunting abala na magaganap sa ilang lugar ngunit tinitiyak ng MIAA sa riding public na mga critical na sistema na ginagamit para sa pagproseso ng pasahero ay mananatiling operational. Ang MIAA ay walang nakikitang epekto ang nakaschedule na maintenance work sa flight operations. Ang MIAA ay gumawa ng maagap na diskarte o hakbang sa pamamagitan ng pakikipagpulong sa lahat ng stakeholders upang ipaalam sa kanila ang tungkol sa maintenance schedules. Una na nakipagpulong ang MIAA sa mga service provider at Meralco upang matiyak ang uninterrupted o tuloy-tuloy na flight at passenger movement sa panahon ng electrical maintenance activities. Ang inyong kapuso, Mau de la Cruz, GMA Super Radio, DZWB, dapat totoo. Super Radio! Ang gobyerno sa baryo inilunsad ang pamahalang palalawigan ng aklan para maabot ng serbisyo ang mga liblib na lugar. Ava Marie Moises ng Super Radio Kalibo. Ava Marie! Super Radio! Sinimula ng provincial government ng Aklan ang paghatid ng serbisyo sa mga liblib na lugar ng lalawigan sa pamamagitan ng programang gobyerno sa baryo. Inumpisahan ang gobyerno sa baryo sa Tangalan, Aklan kung saan daan-daang residente ng Tangalan at kalapit na bayan ang nakinabang sa iba't ibang serbisyo nang hindi na kailangan pang bumiyahe ng malayo. Kabilang sa libreng serbisyo sa gobyerno sa baryo, ang medical, dental, agricultural, legal at social services. Nabigyan ang mga residente ng libreng vitamins, check-up at maging libreng tuli at mayroon ding libreng seedlings na maitatanim ang mga magsasaka. Inaasahang masusundan pa ang gobyerno sa baryo dahil dadalhin ito ng Aklan Provincial Government sa iba pang bahagi ng lalawigan. Ako si Ava Marie Moises ng Super Radyo Kalibo, nag-uulat para sa Super Radyo DZBB. Dapat totoo. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga, Nationwide! Balikan po natin ang headlines ng ating mga balita. Dagdag presyo sa mga produktong petrolyo, ipinatupad ng mga kumpanya ng langis. Farm gate price ng palay bumaba na ngayong nagsimula ng anihan ayon sa isang grupo ng mga magsasaka. Presyo ng mga sariwang isda, asahan ng pagbaba sa mga susunod na linggo sa mga ng mga magbababoy. Muling isinulong ang pagtatakda ng suggested retail price sa karning baboy. Anim sa bawat 10 Pilipino kontento sa pamamalakad ng Administrasyong Marcos sa bansa batay sa survey ng Octa Research. Senado hindi mamadaliin ang pagtalakay sa resolution of both houses number 6 na dayong amyandahan ang economic provisions ng saligang batas. Ilang bumalangka sa 1987 Constitution hati ang opinyon sa usapin ng economic charter change. Pangulong Bongbong Marcos binigyang diin na walang puwang sa bagong Pilipinas sa mga paninira at hatakan pababa. Mga nagsusulong na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas, minomonitor na ng pambansang pulisya dahil sa posibleng paglabag sa konstitusyon.
At sumayin niyo ang kabuuan ng mas pinalawak at mas pinalakas na super balita sa umaga nationwide. Sa ngalan po ni Joel Reyes Ubel, ako ang inyong kapuso, Tony Aquino. Aba, ibabatiin muna natin ito. Si Lola Mary C. ng City Homes Manuyo, Uno Las Piñas City. Kanina pa ito nanonood, nakikinig sa atin. Ay, yan. Hello po. At happy viewing din ha kay Caro Ben Mercado ng Multivite Feeds. Ayun, hello sa inyo. Balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang. Ako po ang inyong kapuso, Melo Del Prado. Magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. Radyo na! TV pa! Kurtesiya na! Disiplina pa! Super Balita sa Umaga, nationwide! Mula sa pinakapinagkakatiwalaang network sa buong Pilipinas, ang GMA. Mabuhay ang Pilipinas! Oras! Alas 7:58 na po ng umaga. Tapat sa balita, yan ang aming anata. ECWB Super Radio 594. Laging naka-alerto, serbisyo, totoo. ECWB Kapuso nyo sa radyo. Walang pinigilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyo, totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag maasahan. ECWB Super Radio 594, kapusong Pilipino, lahat Super Radio. ECWB, serbisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. ECWB Super Radio. Mahalin mo yung laking malabo ang mata. Kasi hindi yan titingin sa iba. Ako, dadalhin ko siya sa EO. EO Executive Optical. Expert eye care. State-of-the-art facilities. Affordable eyewear. He needs to see na wala nang mas hihigit pa sa akin. EO, love your eyes. Sa Double B!
Saksi sa Double B. Yan na ho. Sumasa inyo na ang saksi sa Double B. Buenos Dias, Luzon, Visayas at Mindanao. Yun. Malay ko sinasabi, mayamang umaga Metro Manila, pero special na pagbati sa mga taga Mindanao. Sabi nga nila, nakakalimutan eh. Oh, masakit sa dibdib na pinag-uusapan natin yung posibilidad ng paghihiwalay ng Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Sabi nga nila, di ba, Weng, sakit ng kalingking, sakit ng buong katawan. Ang laki po na magiging epekto, syempre, pag nawala sa atin ang Mindanao. Sabi nga na isang taga Mindanao at isang residente talaga at local official doon na pag hiniwalay mo ang Mindanao, mawawala sila sa bahagi ng konstitusyon natin. Mawawala tsaka, sila sa kaluluwa ng Pilipinas. Tsaka hindi magiging kumpleto ang Luzon, Visayas, Mindanao. Luzbiminda. So paano ka nababate? Luzon, Visayas na lang? pero ganito, may mga siguro pinagmulan ho yan. May mga hugot na simula nung unang-una pa. Yes. Dahil lang pakiramdam ng mga taga Mindanao. Mm-hmm. Ako, taga Mindanao. Yes, ang Buanga para bang ka, diba? Napabayaan ang Mindanao, halos lahat ng mga leader doon, kinakailangan pumunta ng Maynila at makipag kamay o makipag makaawa na itulungan nyo naman ho kami mga taga Mindanao. At kailangan mo na magkaroon pa ng pakiusap para magkaroon ng equal na oportunidad ang Mindanao pagdating sa hati ng budget natin, sa hati ng servisyo, mga infrastructure projects. Marami lahat yung kailangan pang ipakausap, ipakiusap sa Imperial Manila, sabi nga nila. Pero sa araw na ito at sa umagang ito, mga kapuso, araw ho ng Martes na ika-anim sa buwan ho ng Pebrero 2024. Welcome ulit sa Saksi sa Double B sa pangalan ng aking kaibigan, ha? El Pogi na original, Joel Reyes Bell. Yan yung original. Ikaw yung original, El Bonito. Pogi point, point one lang ako. Si Weng de la Peña po muna ito. Siyempre, El Bonita, andyan, siyempre, ako naman po si Rowena Salvacion na mukhang garden ngayong umaga. Thank you. Mabulaklak na blouse. Blouse para sa Mindanao ito, diba? Maganda umaga. Ngayong umaga. Isang bansa tayo ngayon, ha? Ngayong umaga. Yes, ha? Pag-uusapan natin ang issue ng secession o yung irit ng iba na humiwalay ang Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Ang una nating naringgan nito, sumambulit ito sa atin noong nakaraang linggo dahil nagsalita si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Na talagang Mindanao, Mindanawan talaga. At ang tanging presidente ng Pilipinas na galing na Mindanao. Ngayon, kaalyado niya si dating House Speaker Pantaleon Alvarez sa issue po ng Mindanao secession. Yan. At yun mismong membabatas na si Ginoong Alvarez ang makakausap po natin ngayong umaga. Ang Davao del Norte First District Representative ating po makakausap dahil although naghayago sila ng kanilang ganyang saloobin. May mga nagsabi na yung mga ganyang panawagan, mukhang yan eh, sedition na. Yan. May ganong mga pag-iisip. Baka magiging liable ho kayo for sedition. Yes, at mayroon pa nagsasabi, inamin na rin ng PNP Chief Acorda, General Acorda na minamanmanan yung mga grupo na nagsusulong ng paghiwalay ng Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Bakit? Kasi po baka magkaroon ng isyong pangsiguridad. At meron pa atang balita na merong mga gustong i-dismantle na doon na grupo sa Mindanao para ho mapakalma siguro at wala hong magiging tensyon. Sana hindi tayo umabot sa ganon. Dahil ang anugan natin sa panahon na ito na hati ang lahat. Hati ang lahat. Correct. Dahil ang dami hong mga problema na kailangan atupagin na hindi na atupag ng maayos. Ang dami mga problema na dapat bigyan ho ng solusyon gaya ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Yes. Ayan. Ang dami hong solusyon na pwede manggaling dyan sa Mindanao bilang fruit basket of the country. Napakayaman na Mindanao. Napakayaman. Kaya lang hindi siya umunlad din way mga kapuso. Kasi diba? Naging pugad siya ng rebellion dati. Meron. Buti merong terrorism. Kidnapping hub dati. Ngayon nabura na yon. Umuunti-unti na bumabangon ang imahe ng Mindanao. Maraming plano dyan sa Mindanao. Yes, lalo't nabuo na yung, di ba, Bangsamoro Peace Agreement? Yun, meron na tayong mga, yung mga sinasabing plano, may mga railway na gagawin dyan. Yan. Mukhang natengga na naman ho yun. Natengga na marami naman. Marami na naman na natigil. Ha? Siguro kasama ho yan sa mga hinanakit. Ano na naman nangyari? Papunta na tayo sa progresibong Mindanao na eh. Sige, hinihintay ho natin. Ha? Sabi tuloy ni, Jong Pio ba to? O Karamat? Yung firma muna kasi ang inuna. Pero ang sinasabi ni dating Pangulong Duterte, gagawin niyo ang paghiwalay ng Mindanao sa Republika
Republika ng Pilipinas via signature din. Parang people's initiative din. Ang diskarte. Pero kunin ang sinasabi niya... Kunin ang puso, ang pulso ng mga taga Mindanao kung gusto nyo ba. Yes, ang sabi niya, meron daw pong panuntunan or batas ang UN na yun ang magiging basihan. Ngayon, may nagsasabi din naman legal experts, sandali, walang ganyan na batas o kaya naman ipatakaran ng United Nations. So in a while, malalaman natin, ano bang basihan na sinabi ng dating Pangulo? May binabanggit din, si, sana kay gusto kong malinawan eh, sabi ni Congressman Alvarez yan din, na parang Singapore. Singapore dati, parte ng Malaysia. Malaysia ba? Tama? Eh, nagkaroon sila, nagsarili sila. Kaya, ano nangyari sa Singapore? First world. Kita mo yun. Dahil matino ang naging pamamalakay. Gusto nila may sarili silang bansa. Eh. Yes, ayun. Naging matino ang kanilang politics. At ang talaga naging tutok ay economic recovery. Tsaka ibang klaseng disiplina ang meron na i-instill si former Lee Kuan Yew ba yan? Lee Kuan Yew. Yun, the late, pero the great, ha? Singapore. Punta tayo. Correct. Alas 8:08 na ho ng umaga. Radyo na. TV pa. Kortosiya na. Disiplina pa. Punta tayo kay Nympha Rabelo. Ito na. Partner ko nung Sabado. Partner, ito na. Oo, thank you, Nympha. Nympha, ang ekonomiya ng bansa, bukas na bukas para sa mga foreign investor kahit hindi amyandahan ang saligang batas. Ayon kay Senadora Risa Ontiveros. Nympha, magandang umaga. Pasok, Nympha. Kinontra ni Senator Risa Ontiveros ang sinabi ng mga pro-charter chains na masyadong restrictive o mahigpit ang konstitusyon sa pagpasok ng mga foreign investment. Aniya, bukas na bukas ang tindahan o ang bansa sa mga foreign investors dahil sa mga batas na nag-liberalize na sa iba't ibang sektor. Tinukoy niya ang Foreign Bank Liberalization Act na nagpaintulot sa pagpasok ng mga dayuhang bangko at ang Retail Trade Liberalization Law na nagbabana sa 25 million pesos sa minimum na paid-up capital ng mga dayuhan sa retail business. Tinukoy din ng Public Service Act na nagbukas sa 100% na foreign ownership sa ilang industriya kagaya ng mga telco at railway system at ang Foreign Investment Act na nagpaintulot sa 100% na foreign ownership sa mga small at medium-sized enterprises. Sabi ni Ontiveros, kung restriction sa paghihigpit lang ang pag-uusapan, nangunguna ang Singapore, kasunod pa ang Thailand at Indonesia na may mga industriyang pinoprotektahan pero pinapasok ng mga foreign investments. Kulela tumano ang bansa bilang destinasyon ng mga foreign investors dahil hindi dahil sa konstitusyon kundi dahil sa corruption, red tape, malabong burokrasya at mataas na singil sa kuryente. Sa unang paglinig ng Senado ukol sa panukalang pagbabago sa ilang economic provisions ng konstitusyon, sabi rin ni Senator Pia Cayetano na nung chairman siya ng Senate Committee on Ways and Means, nakita nila na hindi ang mga provision ng konstitusyon ang pumipigil sa pagpasok ng mga foreign investors. Ang mga tunay umunong dahilan, kinabibilangan ng inefficiency sa burokrasya, kulang ang infrastructures, may corruption, nagbabago ang regulasyon sa buwis, may instability sa gobyerno, mahigpit ang labor regulations at poor ang work ethic ng mga manggagawa. Idiniinig kay Tano na hindi charter change ang sagot sa binanggit niyang mga issue. Ako si Nympha Rabelo ng GMA Super Radio, DZBB, dapat totoo. Salamat, Nympha Rabelo. Alas 8:11 ng umaga at nasa linya na natin mga kapuso atin ang kausapin. Si Davao. Si Davao del Norte, 1st District Representative Pantaleon Alvarez. Magandang umaga po sa inyo. Congressman Alvarez, welcome po sa Saksi sa BB Radio na TV pa. Magandang umaga, Congressman. Ay, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga at maraming salamat po sa pag-uulak ng panayam na ito kasi pare-pareho kami na gustong maunawaan bakit kailangang itulak ang paghihiwalay ng Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Saan po galing ang hugot nito, Congressman Alvarez? Ganito lang kasimple yan. Let's be practical, no? Kung halimbawa, yung gobyerno hindi niya kayang bigyan ng magandang kinabukasan yung mga areas, yung mga lugar na kinasasakupan niya, bakit mo pipilitin? Bakit hindi mo bigyan ng kalayaan na i-exercise yung kanyang basic and natural right to self-determination? Hayaan mo siyang mag-chart ng kanyang destiny. Kasi ilang taon na, hindi pa rin mabigyan ng magandang kinabukasan. Parang isang tao yan. Kukuha ng maraming pagkain sa plato. Hindi niya kayang ubusin, hindi niya kayang kainin. Samantalang ang dami naman nagugutom na iba, hindi niya naman pwede ipamigay sa iba. Sa akin,
maging practical lang tayo. Okay. Pag halimbawa po tinuloy at nagtagumpay itong inyong binabalak na paghihiwalay ng Mindanao sa Republika ng Pilipinas, ano po yung guarantee na uunlad ng tuluyan ng Mindanao? Malaki ang ano, malaki kasi kung tignan natin ano, ang model natin dito, tignan lang natin itong bansang Singapore. Mm-hmm. Napakaliit po niyan. Walang natural resources, walang agrikultura, kahit tubig, i-import from Malaysia. Mm-hmm. Ngunit, kung hindi nagkaroon ng tapang, yung mga leaders noon kagaya ni Lee Kuan Yew, 1963, 1964, and 1965, kung hindi sila nagkaroon ng tapang para humiwalay sa Malaysia, malamang hanggang ngayon, ang Singapore ay parte pa rin ng third world country. Mm-hmm. Opo, pero balikan ko lang konti, partner, at Congressman Alvarez. Ano ho yung, sabi niya kanina, mga hindi binigyan sa Mindanao ang pamahalaan kung kaya't umaabot na ho sa ganito? Nananawagan na na ihiwalay na lang tayo kasi parang walang nangyari. Ano yung mga, may mga pinamangako ba ang administrasyon sa kay Pangulong o dating Pangulong Rodrigo Duterte? Hindi ganito ano, huwag na lang tayong lumayo pa sa ano ng mga pangyayari. Kahit itong ano, itong bago lang na nadanasan namin dito na calamity, yung pagbabaha, matinding pagbabaha. Mm-hmm. Oh. Ito ay isang dahilan dito dahil nga nung pumasok itong bagong administrasyon, yung mga pending projects na ito ha, major infrastructure projects ng flood control, tinanggal. 2023 budget, tinanggal. 2024, tinanggal. Kaya pagka umulan ng todo-todo, bumabaha. Talagang grabe yung baha. Ngayon, wala naman ako nakikita ang mga helicopters man lang na lumilipad-lipad dito at titignan yung kalagayan ng taong bayan dito. Kulang po ba yung relief and assistance na binibigay ngayon sa gitna po ng mga pagbaha dyan sa inyong lalawigan? Kulang talaga. In fact, sa totoo lang, kami-kami lang dito ang gumagawa ng paraan din paano namin ma-address yung gutom na nararanasan ng mga na biktima ng flood. Pero Congressman, hindi ba nakakaabot ito sa national headquarters ng DSWD, meron Department of Health, NDRMC, kahit sa Malacanang? Ay, hindi ko talaga alam kasi nakakuha kami ng ito bago lang nabigyan kami ng DSWD kahapon. Mm-mm. Ng mga food pack, kaya lang mga 2,000 yata. Ngayon, sa dami ng nasalanta, kulang na kulang talaga yon. Pero ako yung nagpapasalamat din dahil kahit papano, dadagdagan na lang namin yung pinamigay. Opo. Mm-hmm. Pero Congressman, ano ho ang ginagawa? Maraming Congressman sa Mindanao eh. Yun nga, next point natin. Sa mga sa mismo sa Kamara. Saka kung equality ang pag-uusapan, hindi ba may mga pwede naman kayo mag-propose ng projects? Kung lalo na kung mayroong budget season. Ginagawa naman namin 'yan. Opo. In fact, kahit yung yung DPWH, nagpo-propose ng budget 'yan taon-taon. After consultation pa ng ano ha ng mga regional councils, regional development councils. Mm-hmm. Kaya lang pagdating dito sa ano sa pag pasok sa NEP, tapos dadaan siyempre sa House of Representatives yan. Magkakaroon ng pagdinig. Mm-mm. Pagdating doon sa BICAM, doon na ang tanggalan ng mga projects. So palagi pong maraming proyekto ang natatanggal para sa Mindanao? Marami po talaga. Ibig sabihin, last kayo sa factual priorities ng gobyerno? Opo yan, factual yan. Kahit tignan nyo yung record. Mm-hmm. Talagang makikita nyo doon. Ang dami po natanggal. So ito po'y nangyari sa ilalim ng Bongbong administration, ng Marcos administration, o kahit sa mga nakarang administrasyon? Ngayon yan nangyayari. Kanino nakikita nyo ang problema ho rito? Ang problema dyan, talaga kasi lahat naman yan, pagka sinabi ng Pangulo na, ay, huwag niyong pakialaman yan. Mm. Talagang hindi magagalaw yan. Ang Pangulo?
Opo, kasi ang takbo kasi ng budget galing sa House, punta sa Senado. Pagkatapos sa Senado, merong bicameral committee. Doon sa bicam, doon maraming natatanggal. Ngayon, pagdating siyempre sa pagkatapos ng bicam, pupunta sa Pangulo, babalik doon sa executive branch. Ngayon, kung yung mga natanggal na yon, siyempre titignan nila yon, sabihin ng DPWHO, natanggal yung ongoing projects dyan. Kasi hindi naman lahat ng proyekto, isang budget season lang. Merong ibang mga projects na kinakailangan taon-taon lalagyan. Dahil nga hindi kaya kapag ka isang multi-year, opo, opo. Para bang sinasabi niyo, Congressman, ayaw ng Pangulo na suportahan ng Mindanao? Malamang, kasi bakit natanggal? So yun ang punot dulo kung bakit kayo at saka ang dating Pangulo ay nanawagan na doon na tayo, iwalay na tayo. At hindi o, parang tampo po ba ito kay Presidente Marcos? Hindi naman, para sa akin ha. Kaya lang kasi matagal na nadaing ang Mindanao ito na talagang last from me sa priority kung hindi man nakakalimutan. Pero linawin ko para lang. Sa akin, para sa amin dito, opo. Kung ganito na lang ang takbo ng buhay, meron naman tayong basic at natural right to self-determination. Bakit natin i-exercise yan? Okay. Sa ngayon po ba umiikot na kayo sa Mindanao para kunin yung pulso na inyong mga kababayan? Kasi lumalabas doon sa mga panayam sa iba't ibang liga ng mga local... Nasa organizing stage pa lang kami. Uh-huh. Dahil bago lang nabuhay eh. Nagising pala, hindi nabuhay, nagising. So ngayon po mag-start na kayo mag-organize at susunod dyan, mangangalap kayo ng pirma. Ganun po ba yun, Congressman Alvarez? Hindi, kasi kinakailangan muna, siyempre yung awareness, no? Kailangan aware yung mga tao na merong ganitong kilusan. Pagkatapos yan, kinakailangan yung acceptance ng mga tao, tatanggapin. Doon, kailangan na umikot, magkakaroon ng dialogue. Sasagutin ang mga katanong na what and why. Opo. Sa anong paraan niyo po gagawin yung paghihiwalay na Mindanao sa Republika? Tama po ba yun? Via signature? Hindi po. Kailangan kasi, hindi po pwedeng magkaroon ng violenting . Yes. Opo. Na kailangan peaceful yung pamamaraan. Mm-hmm. So, paano gagawin yan? Siyempre, pagpapaliwanag, no, yung public information, malawak na public information na kinakailangan dyan. Opo. Paano? Sino magsasabi na ito ang magiging sentimiento at ito ang naging resulta? Ganito karami ang mga gusto mag-ihiwalay na ang Mindanao sa Republika. Sa Pilipinas. Yung mga tao, siyempre, ng Mindanao. So kaya nga po, kukunin niyo yung sentimiento nila kapag nagkaroon na ng awareness via signature campaign, Congressman Alvarez. Wala nang signature-signature. O legislation. Wala na. Kailangan na lang. Tatayo na lang sila para sabihin na, nagkakaisa na kami rito. Para bumupon. Na hindi ninyo aamyendahan ng saligang batas? Hindi na. Wala nang ganun. Paano yung... Nagawa na nga ng sariling saligang batas dito. And then, kayo na lang magdedeklara na hiwalay na kayo sa Republika. Wala na pakialam ang national government. May proseso naman yan sa United Nations. Sundin natin yung Pakipaliwanag po yun. Ano po yung proseso sa United Nations? At sino ang magiging parang third party para sabihin, okay na, Mindanao, hiwalay na sa Visayas at Luzon? Hindi naman ngayon lang mangyayari ito. Sa ngayon, I have to be honest, hindi ko pa rin masyadong kabisado yung proseso sa United Nations. Opo. Kaya lang, may mga bansa naman na humiwalay, kagaya ng Singapore, yung Timor Leste, dumaan din sa United Nations yun. Although violent yung paghiwalay ng Timor Leste, ayaw natin gawin yun. Opo. Yung Singapore, peaceful ang paghiwalay. Malamang yun ang magandang maging model. Pero hindi niya pa nakuha kung paano yung ginawa ho ng Singapore. Wala pa kayong idea. Pinag-aaralan niyo pa yon. Pinag-aaralan natin mabuti kasi ayaw naman natin mapahiya pagdating doon. Opo. Okay. Pero sir, ito ho ba, partner, wala na ho bang solusyon para ho siguro dapat mag-usap lang ho kayo, kung sino man, mga mambabatas, at ang Pangulo, magkaroon ng usapan. Idaan ito sa
walang hiwalayan eh. Kasi uh-huh. Luzon, Visayas at Mindanao, lumaki ang ating mga anak eh pinag-aaralan na sa kanilang Arlene eh Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Oo. Alam mo, matagal na kasi ito nakilusan. Nag-umpisa ito 1961 pa. Mm-mm. Ito ay inumpisahan ng yumaong attorney Ruben Canoy ng Cagayan de Oro. Yung Mindanao Independence Movement, kung maalala niyo yun, mm-hmm. nagsama si attorney Ruben Canoy at saka si Normie Suwari nung panahon na yon. Ang nakaupong pangulo ay si Ferdinand Marcos Sr. At nabasa ko nga na isa sa mga dahilan kung bakit nagdeklara ng martial law si dating Pangulong Marcos ay yung nangangamba siya doon sa pagsanib puwersa ni Attorney Ruben Canoy at saka ni Normie Suwari. Mm-hmm. Kaya nga, gumawa rin ng presidential decree para ilagay ang Palawan sa Region 4. Tumay kita, Pir, mm-hmm. na ang Palawan ay parte ng Luzon. Mindanao. Okay. Ah, ng Luzon. Mm-hmm. Ng Luzon. Oh. Kasi, ito yung magkakaroon ng sariling passport ang Mindanao. Tama ba? Oh, historically kasi, iba, Minsu Pala yan eh. Mindanao, Sulu, Palawan. Mm-hmm. Yan magkakakama yan. Okay. Island na yan. Okay. Congressman Alvarez, ganito po. May mga nagsasabi na parang manipis na yung linya na naghahati doon sa secession na gusto ninyo sa sedition. At may sabi po ng PNP, minamanmanan yung grupo na nagtutulak nitong secession, Mindanao secession. Ano po ang take niyo doon? Ah, naintindihan ko yan. Talagang ano, manipis yung linya. Kaya naman on my part, sabi mm-hmm. ko nga, I assume full responsibility sa aking mga actions. Mm-hmm. Ibig pong sabihin yan, kung may mauwi sa gulo ito, kayo po ba mananagot? Ganun po ba yun? Hindi naman natin nanaisin na mauwi sa gulo. Opo. Kaya nga sinasabi ko, paulit-ulit na kailangan peaceful mm-hmm. ang paggagawa nito. Oo. Hindi tayo magugulo rito. Opo. Walang gulo. Ano na lang, no? Ipag-ingatan na lang natin, Congressman, baka may sumakay. Pero, at manggulo, tapos di ba walang ibang pagbabalingan, baka kayo madamay. Ayun nga, Pero yung mga pahayag ba na ginawa ng dating Pangulo, tingin nyo, at saka ninyo, tingin nyo ba inciting to sedition ho yun? Pinag-aralan ko, bukado din man ako, mukhang hindi naman papasok dun sa element ng crime. Bakit po? Kasi kinakailangan mo ng ano, sa sedition, kailangan mo ng tumultuous upray. Isimigulo talaga, kaguluhan talaga. Kaguluhan, no? Wala bang hindi naman kami nagugulo. Mm. Pero aabot ba sa punto ho na sasabihin nyo, huwag nang kilalanin ang kasalukuyang administrasyon kasi maghihiwalay na, unti-unti eh. Titingnan natin. Hindi ko naman masasabing hindi mangyayari, ano? Titingnan natin yung takbo ng panahon. Okay. Parang may mga civil disobedience na mangyayari? May mga ganyang panawagan ho kayo, siguro, in the future? Masaan sa akin, pinakailangan sa matayapang pamamarahan. Mm-hmm. Sa pulso ng mga taga Mindanao ngayon, I'm sure umiikot na kayo, Representative Alvarez. Ano ang pulso ng taong bayan dyan sa Mindanao? Kasi as it is now, pulso ng mga taga Metro Manila at yung iba't iba pong mga liga na mga local local officials, mga Muslim brothers natin, kahit ang BARMM ay nagsalita na ayaw nilang humiwalay ang Mindanao. Yung pulso kasi, kung sabihin mong personal na umiikot ako, hindi pa naman ako umiikot, no? Kasi nabahaan kami rito at inaasikaso yung mga biktima ng baha dito sa distrito. Ngunit, communication ang pag-uusapan natin, marami naman akong kaibigan sa iba't ibang areas ng Mindanao. Opo. Marami na akong natatanggap na communication na gusto nilang sumama. Okay. So, Congressman, hindi ito tampo lang sa presidente at hindi ito politika. Kasi napakabigat na bagay po ang Mindanao secession. Hindi po. Kasi matagal na kami nag-umpisa rito nung araw pa. So ito ay original advocacy ko to, natulog lang ito. Kasama ako doon sa grupo ni
Attorney Ruben Canoy dati. Opo. Mm-hmm. Mm-hmm. Ito yung Mindanao Independence. Mm-hmm. Oh. Alright. Yung kanina pala, yung sabi ko, ito ba yung magkakaroon na ng sariling passport ang Mindanao? Yung ganun, aabot ba tayo sa ganun? Pag, siyempre, pag bansa ka na, oo. Ay lahat ng papasok, kailangan mo talagang ano. May passport. Siyempre. Alright. Nako, Representative Alvarez, maraming salamat sa oras. Sana ay maliwanagan ang taong bayan dito sa naging discussion natin. At good luck po sa buong Mindanao. Maraming salamat din sa inyo. Thank you, salamat, sir. Po, ha? Ingat po kayo. Congressman Pantaleon Alvarez, ang siyang First District Representative ng Davao del Norte, mga kapuso. Masakit isipin na parang pizza pie. Hiwalay mo yung isa. Ang kanila ho, panawagan ay napabayaan. Feeling napabayaan ng Mindanao. Uh-oh. Dito lang sa nangyayari hong pagbaha ho dyan. Parang walang tulong na nakukuha. Nakakainis doon eh. Sangkaterbang pork barrel na dumas sa kamay ng mga mambabatas natin for equality. Yun. Hanggang ngayon, ganito pinag-uusapan natin. Oras natin. Alas 8:28 ng umaga. Radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Sa panahon ng kalamidad ay dapat I am ready kayo palagi at tiyake na meron kayong go bag. Kabilang sa mga laman ng go bag ay ang pagkaing hindi madaling masira tulad ng biskwit, delata at instant noodles. Dapat ay may inuming tubig, instant coffee, tsaa at gamit na pangkain. Magbaon din ang personal hygiene products kabilang ang toothbrush, toothpaste, sanitary napkins, sabon at shampoo. Tiyakin ring merong first aid kit ang inyong go bag. Magbaon din ng pocket knife na may can opener, flashlight o lighter at lubid. Magbaon din ng pito o mga bagay na maaring gamitin upang makagawa ng tunog. Dapat naglalaman rin ang go bag ng safety goggles, mask, surgical gloves at kapote. Magbaon din ng radio, baterya, power bank, charger at extension cord. Huwag rin kalimutan sa go bag ang magaan na sapatos o chinelas, jacket, kumot at sleeping bag. Magbaon din ng damit na tatagal ng hanggang 3 araw. Mga kapuso, laging maging I am ready. Ang Super Radio Stations nationwide, sinisigurado ang mabilis na paghatid ng headlines, breaking news, at mga special coverage sa ating mga kababayan. Ito ang GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Nido Jr. For toddlers 1 year old, 2 years old, and up to 3 years old, with probiotics and DHA. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Dito nyo mahanap ang mga ulat na malawak na kinalap mula sa bawat rehiyon ng Pilipinas. Dito ninyo malalaman ang mahahalagang impormasyon na kakailanganin ninyo para sa buong araw. Dito, tiyak nyong maasahan ang pagbabalitang pinagkakatiwalaan. Buong pwersa namin ihahatid ang mga balitang komprehensibo at tapat. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Ito ang GMA Regional TV News, dahil local news matters. This 2024, heroes will continue to rise for a bigger season 99 and a historic season 100. This is your NCAA. You're watching Double B TV on GTV.
sa Double B! Saksi sa Double B! Alas 8.32 ng umaga mga kapuso sa Saksi sa Double B. Narito muna ang ating Double B bagong-bagong balita. Dalawang tao patay sa leptospirosis sa Davao Region. Mga kaso ng leptospirosis sa rehiyon tumaas sa gitna ng mga pagbaha. Bilang ng mga naapektuhan ng masamang panahon sa Mindanao, umabot na sa mahigit 1 milyong individual. Ayon po yan sa DSWD. Ilang magsasaka sa Mangaldan, Pangasinan, maagang nag-ani ng palay para samantalahin ang mataas na buying price. Liderato ng Senado pumalag sa pagtatakda umano ng mga kongresista ng deadline para aprubahan ang resolusyon sa economic charter change. Davao del Norte, 1st District Representative Pantaleon Alvarez, tiniyak na gagawing mapayapa at hindi mauuwi sa gulo ang isinusulong nilang paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Saksi sa Double B! Gandang umaga muna doon sa mga nanonood din sa atin sa Facebook. Facebook, yeah. Super Radio DZBB. And syempre po, meron kaming YouTube. Pwede nyo kaming, kaming isubscribe, yeah, at DZBB small letters, yeah. 594. Yeah. Yeah. Malilit po YouTube na channel. Letra ho yan, titik at DZBB sa YouTube naman ho tayo. Yes, YouTube DZBB channel. DZBB 594. Hindi kayo mahuli sa balita, promise. Sa YouTube na tayo. Uh-huh. Oh, ito na. Punta tayo kay Mark Makalalad muna. Ulat mula ho dyan kay Mark. Ang antas ng krimen sa bansa ay bumaba ng halos 28% sa unang 34 na araw ng taong ito, 2024. Mark Makalalad. Mark, pasok. Ibinida ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na bumaba ng halos 28% ang focus at index crimes mula January 1 hanggang February 3. Ng taong ito kumpara sa halintulad na panahon nung nakaraang taon. Ayon kay Acorda, sa unang 34 na araw ng taon bumaba sa 2,580 ang mga pangunahing krimen sa bansa kumpara sa 3,573 na krimen noong nakaraang taon. Samantala, sa naturang panahon nakapagsigawa rin ng PNP ng 3,993 anti-drug operations na nagresulta sa pag-aresto ng 4,823 drug personalities at pagkakasamsam ng 359 million pesos na halaga ng ilegal na droga. 6,069 ang naaresto sa kampanya laban sa mga wanted individual, 709 iba pang arestado, 3,384 firearms naman ang nakumpiska laban sa loose firearms. Sa kampanya naman laban sa mga terorist ng komunista, 21 ang naaresto, 269 ang sumuko at 8 ang nasawi sa mga police operation. Ang inyong kapuso, Mark Makalalad ng GMA, Super Radio, DZBB, dapat totoo. Si Alan Gatos naman, volcanic earthquake at rockfall event na itala po sa Bulkang Mayon. Alan. Patuloy ang ipinapakitang aktibidad ng Bulkang Mayon matapos ang nangyaring phreatic eruption noong weekend. Ayon sa PBOX, isang volcanic earthquake at isang rockfall event ang naitala. Hindi naman nakita ang bunganga ng vulkan dahil sa natatakpan ito ng mga ulap. Aabot naman sa 704 na tonelada ng asupre o sulfur dioxide ang naitala, habang may katamtaman din na mga pagsigawang naobserbahan sa Mayon. Meron din panandali ang pamamaga ang Bulkang Mayon. Sa kabila nito, nananatili pa rin na sa alert level 2 ang Bulkang Mayon at patuloy na pinapayuhan ng publiko na iwasan ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Ito'y dahil pa rin sa banta ng biglang steam o phreatic explosion sa Bulkang Mayon. Ako si Alan Gatos ng GMA Super Radio DZBB. Top at totoo. Taxi sa Double B! Basahin ko lang ang mensahe ni dating Representative Alfredo Garbin. Mm-hmm. Sabi niya, ang right to self-determination sa pamagitan ng secession o paghiwalay ay pwedeng mangyari kung ang human rights o paglabag sa karapatang pangtao ay consistent na nangyayari at lantarang nangyayari. Mataas. Pangalawa, kung sila ay walang representation, walang kinatawan sa national government kagaya po ng Kongreso natin. Mm-hmm. O kaya naman, nasa ilalim sila ng representative na undemocratic at discriminatory. Mm-hmm. Ang lahat po ng bagay na yan, sabi ni Congressman Garbin, ay hindi nangyayari sa Mindanao ngayon. Meron lang siyang padugtong pa. Sa, in fact, sila ang tumamo ng pondo na 51 billion alone nung nakaraang administrasyon sa distrito daw ni Representative Pulong. Nabalitaan na natin yan before pa. May mga tutol sa paghiwalay ng Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Mm-hmm. At alamin natin ang opinion ho rito. At nasa linya ho natin si Camiguin Governor Xavier Jesus Romualdo. Yan. Governor, magandang umaga po sa inyo. Welcome sa Saksi sa Double B. Magandang si umaga po. Weng at Weng po kami.
Hello, Sir Wang. Hello, Ma'am Wang. Kamusta na? Kamusta po kayo? Na-cover ko kasi sa nung congressman pa siya. Yeah. Governor ka na ngayon, sir. Opo, long time. Thank you. Yeah. And good morning. Thank you for having me. Good morning din sa lahat ng nakikinig. Nagulat po kami doon sa balita. Okay. Kagabi, sabi niyo, nagbabalak silang kayo magsampa ng kaso. Kung may sabi ko nga manipis yung sedition and secession, yung naghahati doon sa linyang yon, di ba, ko-governor? Yes. Well, yung kinisitinanong ako kahapon, hindi ba kayo willing mag-initiate? Sabi ko, well, kung may, kasi yung ano naman ng sedition talaga, yung I would say key element, yung element of yung tumultuous, yung kailangan magulo, publicly and tumultuous, nagko-cause ng commotion and disturbances. So sabi ko, well, kung yung gagawin nila yung campaign and papasok sila sa area ko na magulo, pwede ako mag-initiate doon. Or kahit sa region ko, kasi ako yung Regional Peace and Order Council Chairman ng Northern Mindanao. So, kung may manggugulo sa region namin for the purpose, yun nga, yung secession to separate Mindanao, pwede akong mag-initiate. Kung makita namin na pasok sila sa elements of sedition under the revised Penal Code. So far, ano ho tingin nyo? Pasok ba? Yung mga panawagan? I don't know, hindi ko alam sa in other areas, pero wala pa naman, at least in our region, wala pa naman akong nakikitang magulo. Gulo. Pero, yun naman kasi yung key element, yung gulo. Pero yung simple na expression na mas mabuti pang humiwalay na ang Mindanao, ang lugar na ito, para sa for more progress and development. And actually campaign for it, kumampanya ka, maglunsad ka ng information campaign for public awareness. Yun po ba ay pasok po sa sedition? Or yun yung freedom of expression pa rin. Sa tingin ko naman, expression yun. Yung like, if you just, kung magsasalita ka lang na, mas better off na hiwalay tayo. Pero, kasi yun kasi yung danger. Dangerous kasi yun kasi wala namang secession movement na hindi naging magulo. Sa US nga, yung may mga states na nagsisid, nagka-civil war na sila, na mag-attempt magsisid. Yung binigay na example ni Speaker Alvarez, yung Singapore, hindi naman nagsisid yun, in-expel sila ng Malaysia. And parang may legal framework sila on how to do that, yung pag-break up ng federation nila. And federation na sila, federal na sila before. So, sobrang layo ng hindi siya apple, hindi siya comparison talaga. Okay. Meron po siyang... So, titingnan mo naman, walang secession movement na hindi naging mag-. Even, di ba, Spain? Yes. Yung mga Basque. Di ba, may mga bombing-bombing. May mga magulo talaga. So, kaya dangerous siya na concept to, you know, to play around with. And yun nga, parang nadidisturb talaga ako considering na sila ang namuno. Sila ang namuno for you know, isang term, isang presidential term. Tapos sabihin nila na, walang nangyari, kaya kailangan mag-secede tayo. Di ba parang labo naman? Opo. Kaya yun nadidisturb talaga ako. Kanina kausap namin si Congressman Alvarez. Sabi niya, ang punot dulo ata itong kapabayaan nila sa kanilang ngayon. Yung oportunidad na binibigay sa Mindanao. Gaya nito, binaha sila. Parang walang tulong. Kulang daw sa tulong. Hindi mo wala. Kulang sa tulong. Governor, yung ba, ikaw na matagal ka rin naging congressman, masasabi niyo ba na kulang talaga ang atensyon, oportunidad, budget, projects na binibigay ng national government sa Mindanao? Hindi talaga. Especially nung time nila. Hindi talaga. Alam naman ni Speaker Alvarez yun. Alam naman niya ilang bilyon ang nadala niya sa district niya, ilang bilyon nadala niya sa Siargao, ilang bilyon ang nadala sa Davao region nung time na yun. At doon sa sobrang falsehood yun na sabihin na walang especially during the time of former President Duterte. Sobrang falsehood yun. Itong panahon na ito, sa administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos raw, ang tinutukoy nila, kasi sabi niya kanina, 2 taon na, wala. Walang nangyayari. So, dalawang taon, assuming that's true, so 2 taon na wipe out yung gains na ginawa nila over the past 6 years? Ganun ba yun? Is that how that... Sobrang labo naman. And unlike him, sa time niya, parang wala naman akong nabalitaan na may mga district na na-zero sa budget. So, Lalo na sa Mindanao. Ako, na-experience ko yun 2017. Mindanao ako, zero ako sa 2017. So,
anong pinagsasabi niya? Oh. Ano so, talaga? Sir, anong tingin mo na punot dulo nito? Bakit siya sila nagkakaganyan ng dating pangulo? I think politika lang talaga. In what way? I think politics lang talaga. Well, yun nga, I don't know. Kasi malapit na 2025. Baka nag-iingay to be politically relevant. Pero sa tingin ko naman, no need. Kasi Duterte, ang ano pa, di ba, malakas pa rin ang Duterte brand. There's no need to make noise to be politically relevant. Kasi, diba, malakas pa. Or, yun nga, yung parang to distract from different issues like yung ICC. Kasi may mga rumors na may mangyayari with regard to the ICC. Hindi ko lang alam kung totoo yun. Maybe factor yun. Pero yung parang, kung hindi siya, for me, hindi siya good faith, genuine, ano talaga, na for the welfare of Mindanao, yung pakay nila. There's something else there. Kaya, object talaga. Object. I really reject it na, pero, na yun yung gimmick na ginagawa. Pero do you still consider, sabi nyo kanina, tawag rito, ang dating Pangulong Duterte, ano gusto maging politically relevant, tingin nyo? Yun nga kasi, hindi naman, di ba, hindi naman siya ano, he's still popular, he still has influence, so there's no need to engage in mga ganitong panggulo-gulo pag magbumitaw ng mga ganang gimmick. Kung gusto naman niyang, kung gusto, di ba, he's free to, kung gusto niya magtumakbo, na senador, whatever, well, there's no need for ganitong, ano, there's no need for ganitong gulo to be, ano, so, ba't parang ginagawa to? Meron lang po kung gustong linawin, Governor Romualdo, may binabanggit sila na process sa ilalim po ng United Nations para sa secession ng isang lugar ng isang republika o bansa. Sa meron po bang ganon? Kasi kahit si Congressman Alvarez, sabi niya, hindi niya pa rin napapag-aralan Pag-aaralan niya pa lang daw. Kayo ba bilang abogado, meron kayo na-encounter na ganon? Wala akong maalala from law school sa international law na may ganong ano. Hindi ko alam, baka may bago na... pero wala, as far as I can remember, walang ganun. Walang ganung process. Kasi, sa tingin niyo, yung idea ng secession ng Mindanao, papabor ang mga taga Mindanao, yung mga ordinary citizen na hindi mga politicians. Yung mga taong kailangan pumirma, kailangan magsabing gusto namin ang dagdag na pondo galing sa national government, gusto namin humiwalay kasi wala kaming equal opportunity. I don't think so. Even then, yung may rebellion talaga, may insert, di ba, yung sa farm areas. Yes. Even then, na may you know, may armed ano talaga. Walang ang gustong, you know, majority of walang ang gustong sumama doon. Na may armed insurrection talaga, rebellion talaga na nangyari. More ngayon? Opo. Di ba? What more ngayon? Yung ginagawang ito, kayo ba bilang bilang governor, kayo ba ay nakakaramdam ng takot? Baka ho sa popularity pa rin ng dating Pangulo, baka makaikayat ng mga ordinaryong tao na talagang sumunod sa kagustuhan na talagang ihiwalay ang Mindanao sa buong Pilipinas. Yung impluensya na meron ng dating Pangulo. Yung growing up here, wala naman talagang sentiment na to secede from ordinary people. Wala talaga. Kasi, you know, hindi yung parang, yun nga, yung sa Spain, di ba may Basque identity sila? Or in other places. Wala namang Mindanao kami, iba kami. Wala namang ganun. Filipino kaming lahat. Tayong lahat. Walang, alam mo yun, walang ganun na sentiment na very regionalistic na parang distinct regional identity talaga. We all consider ourselves Filipino. So I don't think, it'll fly talaga. And yun na, kung may armed rebellion nga before, konti lang. Kung titingnan mo, konti lang naman yun sila. Yung mga sa MI, mga MN before. Konti, very small portion of the huge island of Mindanao. And yung ibang areas, hindi naman sumasama. Ayaw nga sumama. Okay. Yeah. Governor, salamat po sa oras at sa maayos nating kwentuhan ngayong umaga. Sana hindi po ito ang huli. Maraming salamat po. Ang ganda ng Kamigin. Thank you po. Isa sa pinakamagandang lugar sa Pilipinas ang Kamigin. Governor, thank you. Magandang umaga po sa inyo.
Thank you po. Si Camiguin Governor Xavier Jesus Romualdo, mga kapuso. Or JJ. At napakasarap po ng kanilang lansones. Yan, ako po. Naalala ko tuloy. Babalik ko kami sa Saksi sa Double B. Alora na ho natin. Alas 8:47 ng umaga, radyo na. TV pa. Portosina. Disiplina pa. Ka na ba sa buhay at naghahanap ng swerte? Baka ito na ang chance mo na manalo ng mga papremyo. Manood lang ng Black Rider sa GTV 9:40 PM gabi-gabi. Mag-selfie habang nanonood at i-post yan sa aming social media pages. Baka ito na ang swerteng babago sa kulay ng buhay mo. Mahusay yan. Hina-magic niyang financial statement sa BIR. Naga, pera mo naman itong si pinsan minsan sa akin. Loyalty comes at a price. Whistleblower. Tuesday, 3:15 PM on GTV. Louie, hindi kami pwedeng manahimik lang. May asawa yung boyfriend mo. Kaya nga hindi ko siya mapakilala sa inyo formally. Dahil kabit ka. Love, die, repeat. Love, ano makahanap si Chloe ng katulad mo, no? Weeknights, 10:50 PM. So far, monitored natin yung ilang farmlands sa Nueva Ecija, sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, and even Bulacan. Pag hindi naagapan, magiging significant yung drop sa production. Tinatanong namin yung mga nagdi-deliver sa amin. Sabi nila, wala naman daw tayong aanihin. Wala daw tubig. Kaya daw tuyo daw yung mga tanim. Kaya wala daw maaani na lokal. Dahil malaki yung area na nataniman, hindi siya nakikita na malaki ang epekto. Marami na ho ang supply natin. In a few weeks lang ho, makikita ninyo biglang mabaksak ang presyo. Ang aking suggestion niya, kung magagawa na magkaroon ng suggested retail price sa lahat ng palengke sa Metro Manila at sa Luzon, dapat malaman ng DPI or ng Department of Agriculture ang farm gate price. Kung malalaman nila, pwede naman kausapin ang mga traders, retailers, ano ba ang tamang patong nyo? And then saka ilagay yung suggested retail price sa mga palengke para alam ng mga consumer kung magkano dapat. Ulitin lang natin sa mga mahilig sa social media. Ito, dagdag tayo dito. Huwag ho kayo pauhuli sa mga malalaking balita at talakayan sa malalaking issue. Subscribe na sa YouTube natin channel ng DZBB. Magtungo lang sa at DZBB594. Yan ay sa yung YouTube. Yung DZBB maliit lang po. Maliliit po, ha? Natitik. Yan. small case. Titik. Yan. At letra. O mag-subscribe. At mag-subscribe na ho dyan, ha? Small letter ulit ng at DZBB594 sa YouTube. Yun. Yung report naman ni Mark Macalala, 14 milyong pondo ilalaan ng Department of Transportation para sa modernisasyon ng mga paliparan sa bansa. Hoy, sama dyan, Mindanao, ha? Naman, Mark Macalala. Prosigido ang Department of Transportation na lalo pang pagandahin at imodernisa ang mga pangunahing paliparan sa bansa. Sa isang payag, sinabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista, naabot sa 14 milyong piso ang ilalaan nilang pondo para rito kabilang anya sa mga makikinabang dito ay ang mga airport ng Catbalogan, Tacloban, Lawag, Puerto Princesa, Calibo, Iloilo at 16 na iba pa sa buong bansa. Dagdag pa ng kalihim, marami
sa mga paliparan ang ngayon sumasa ilalim na sa pagpapaganda. Sa ilalim ito ng Public-Private Partnership o PPP sa tulong ng Asian Development Bank at ng International Finance Corporation ng World Bank. Ilan-anya sa mga ito ang airports sa Bohol, Sargao, Bacolod, Calibo, Puerto Princesa, Davao at Iloilo. Ang inyong kapuso Mark Makalala ng GMA Super Radio, DZWB, dapat totoo. May nasama naman pala Davao. Meron. Sige. No. Ito na. Sabi dito ni may mga nagte-text lang sa atin. Saglit lang ha. Tama daw si Gob. Baka may mga kinakabahan ng hujan at baka mawala ho sila sa pwesto. Si Governor, itutukoy si Governor Romualdo. Thank you Gob. Oh. May mga nag tama ka ho. Gob. Alam naman ho ng mga yan ang batas eh. Baka may nagpapakana lang ho talaga. O bueno. May break pa tayo. Ilang paalala muna. Oras. El Hora. 7 minuto bago mag-alas 9 ng umaga. Radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Mandalas. Mga kapuso, gusto nyo bang makatipid sa binabayarang bill ng kuryente? Ito ang ilang kuryentipid tips. Buksan ang mga bintana at hawiin ang mga kurtina upang makapasok ang hangin sa bahay. Bunutin sa pagkakasaksak ang appliances na hindi ginagamit. Huwag iwanang nakabukas ang ilaw na hindi ginagamit. Kung bibili ng appliances, iyaking energy efficient ito o mababa ang makukonsumong kuryente. Gumamit ng mga LED o energy efficient na bumbilya. Kung gagamitin ang aircon, itakda ang thermostat nito sa 25 degrees Celsius. Magkuryentipid na tayo, mga kapuso! Mahusay yan, minamagic niya ang financial statement ko sa BIR. Nada, pera mo naman itong sipin sa minsan sa akin. Loyalty comes at a price. Whistleblower. Tuesday, 3:15 p.m. on GTV. Chloe, hindi kami pwedeng manahimik lang. May asawa yung boyfriend mo. Kaya nga hindi ko siya mapakilala sa inyo formally. Dahil kabit ka. Love, die, repeat. Love, Paano makahanap si Chloe ng katulad mo nung? Weeknights, 10:50 p.m. This 2024 Heroes will continue to rise for a bigger season 99 and a historic season 100. This is your NCAA. Alam nyo bang sinara ang camp na to may 20 years na? Si Jason. Nabuhay raw. You can't run nor hide from the masked monster. Friday the 13th, Tuesday 8 p.m. on GFlix on GTV. Kahit saan ko tingnan ang ating Facebook Live, wala talagang gustong humiwalay ang Mindanao. Pero meron dito ang sabi, Republika. May mga nagbabanggit na yan. Talagang napapabayaan. Dapat daw ho silipin ho talaga. Yun naman yun. Bisitahin naman ho ng umiikot rin. Hindi lang panahon ng kampanya, umiikot ho yung mga kumakandidato sa Mindanao. Diba? Totoo. Ngayon, sino pa ang mga umiikot doon ngayon? Ayan. Para maramdaman nila na hindi ko kayo malayo. Malayo na nga eh. Ayaw natin umabot ang panahon na kailangan natin ng passport para lang makarating sa Mindanao. Ha? So gusto mo gamitin passport mo? Para may laman na yung passport. Nandiyan na. Hindi na lang. Diyan na lang eh. Diba? Tatawid ka na lang. Magbabarko ka na lang. Abroad ka na. Correct. Nangyari yan. Bueno. Pero still, yung issue ng kahirapan, issue ng kakulangan sa serbisyo, kailangan po yung pagtuunan ng pansin. Merong matagal lang iniiyak o may tagal lang may call para sa Mindanao secession. Ngayon lang ulit na buhay ito. For Mindanao sabihin, independence. Yes, ibig sabihin, yung issue ng kakulangan ng serbisyo publiko sa kanila na meron sa ibang lugar, lalo na sa Metro Manila.
ganun pa rin po ang iniiyak ng Mindanao hanggang dapat ngayon. Dapat matugunan. At yun ang ugat ng rebellion. Yan. And yung pagkakaroon natin ng terrorism. Bakit madaling mahikayat ang mga ordinaryong mamamayan na sumanib sa mga rebelde at saka sa mga terorista? In fairness, sa dating... Kasi wala silang opportunity. Sa dating administrasyon ng dating Pangulong Duterte, na patahimik ang Mindanao ngayon. Magandang pagkakataon na ho ito na dapat wala hong naghihinanakit na isang taga Mindanao. Dapat nararamdaman niya ang pamahalaan kahit nasa Maynila, abot kamay ng mga taga Mindanao. Inabanggit kanina ni Congressman Pantaleon Alvarez, si Lee Kuan Yew. Kahit umiwalay ang Mindanao, pag walang Lee Kuan Yew na tatayong leader, baka po mabigo tayo. Hindi natin na pwede may isbolin rin ng mga taga Mindanao. Correct. Kaya nga kailangan may Lee Kuan Yew. Yun. Hindi ko sinasabing wala. Kailangan merong Lee Kuan Yew na tumayo. Salamat to at sa pangalan ng Pogi number 1, Joel Reyesabel. Parin Joel ha, bukas makakasama niya na si Parin Joel Reyesabel ha. Ako po si Weng de la Peña. Ako naman po si Rubena Salvacion. Magandang umaga mga maharlika. Salamat, adios, gracias senyor, mga kapuso. Radyo na. TV pa. Protesiya na. Disiplina pa.